Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang asawa kong tinitingala ng lahat. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Kabanata 1151. Pagkapasok sa palasyo ay natigilan si Daryl. Napakalaki ng palasyo. Nakita niya ang hindi mabilang na bulwagan sa pagitan ng mga hardin na may mga kubo at hindi mabilang na mga pasilyo. Ito ay kasing laki ng isang maze. Ilang minuto pa lang naglalakad si Daryl nang magsimula kaming makaramdam ng pagkahilo. Ang palasyo ay mayroong mga gwardya na nagpapatrolya pati na rin ang mga eunuch at maid. Kailangang subukan ni Daryl at iwasan silang lahat. Halos maluha si Daryl, iniisip ang sarili, paano ko mahahanap si Quincy sa napakalaking palasyo? Habang nag-aalala siya, patuloy na nag-explore si Daryl. Narinig niya ang tagay na nagmumula sa isang silid sa kanyang pagdaan. Bilasan mo, ilagay mo ang pusta mo. Malaki man o maliit, huwag mag-atubiling. Malaki para sa akin, maliit, sabi ng mga tinig. Narinig iyon, naglakad si Daryl upang tingnan ng mas malapit. Nakita niya ang isang pangkat ng mga eunuch na nagtipon, masayang nagsusugal. Kumunat ang noo ni Daryl. Malinaw na ang lugar na ito ay ang lugar ng pahinga ng mga eunuch. Hindi na nandyan si Quincy. Aalis na sana si Daryl nang makita niya ang isang eunuch na naglalakad palabas ng silid, sumpa ang mukha niya ay galit na galit. Anong malas ngayon? Hindi ako nanalo kahit isang laro. Sinampal ng maliit na beteng ang kanyang hita. Tiyak na ibabalik ko ang pera ko bukas. Biglang nagkaroon ng ideya si Daryl nang makita ang maliit na beteng. Hindi posible para hanapin niya si Quincy sa pamamagitan lamang ng paggala sa palasyo. Mas madali kung makunan niya ang munting eunuch at tinanong siya kung paano siya makahanap sa kanyang desisyon na ginawa, hindi nag-atubiling gawin si Daryl. Nag-charge siya pasulong at tinatakan ang mga akupon ng eunuch bago ay drag ang isang madilim na nakatagong sulok. Ikaw. Matapos mabuklod ang kanyang acupuncture point, ang katawan ng eunuch ay nagyelo, ngunit nakapagsalita pa rin siya. Nang makita niya si Daryl, sobrang kinakabahan, nauutol siya, eh ikaw. Eh sino ka? Kung titingnan kung paano siya nagbihis, halata namang sumingit siya mula sa labas. Ito ang palasyo, hindi ba siya natatakot na may putol ang ulo ng eunuch na inakala ni Daryl na tinatamad na mag-aksaya ng maraming oras, kaya't diretsyong nagtanong siya, nasaan si Quincy? Habang nagsasalita siya, binigyang pansin ni Daryl ang anumang paggalaw mula sa kanyang paligid sa lahat ng oras. Quincy, nawala ang eunuch nang marinig niya iyon. Bagaman si Quincy ang totoong pangalan niya, siya ang respetadong Princess Long. Ang mga eunuch na nasa mababang antas ay kilala lamang siya bilang si Princess Long, napakabihirang malaman nila ang kanyang totoong pangalan. Inaalis siya na nauutol at hindi makapagsalita, tumingin siya ng tunay na takot. Wala nang sinabi pa si Daryl. Hinampas niya bigla ang eunuch na naging sanhi ng pagkahilo ng eunuch. Pagkatapos, sinuot ni Daryl ang lahat ng kanyang damit. Ito ang plano ni Daryl, kung siya ay nagbihis tulad ng isang tao mula sa World Universe, siya ay magmukhang masyadong kapansin-pansin. Mas madali para sa kanya ang malayang maglakad sa palasyo kung siya ay nakadamit bilang isang eunuch. Gayunpaman, mabigat ang pakiramdam ng puso ni Daryl matapos suot ang damit ng suntok. Siya ay isang Elysium Gate Sect Master. Kailangan niyang maging bodyguard kanina sa Miss Lauren, at ngayon ay nagpapanggap siyang isang eunuch. Gayunpaman, ang lahat ng kahihiyang ito ay wala kung ang Little Fairy ay mabubuhay muli. Habang iniisip niya iyon, sumulat si Daryl ng kanyang sarili at nagpatuloy sa paglalakad upang mag-imbestiga pa. Tama na, sa sandaling si Daryl ay nakadamit bilang isang eunuch. Ang lahat ng mga gwardya ng hari ay nagpapatrolya sa lugar ay hindi man lang tumingin ng pangalawang pagtingin kay Daryl. Iyon ay naging labis na nasa sabik kay Daryl. Haha, ano ang isang henyo na plano, naisip niya. Matapos dumaan sa isang hardin, nakita niya ang isang silid tulugan sa harap na may namatay na mga dalaga ng palasyo. Sa sandaling iyon, hindi pa rin namalayan ni Daryl na pumasok na siya sa likurang tirahan ang tanging tao na nanatili sa zone na ito ay mga miyembro ng pamilya ng hari.
hindi pinalampas ni Daryl ang isang solong sulok habang paikot-ikot ito at patuloy na hinahanap si Quincy. Narinig niya ang mga ingay nang dumaan siya sa isang matikas na hardin. Nakita ni Daryl ang isang malaking karatula na nakasabit sa pasukan ng hardin. Tatlong salita ang nakasulat sa karatulang, Forever Green Palace. Kabanata 1152. Magpakailanman Green Palace, pwede bang doon si Quincy? Naisip ni Daryl. Hindi niya mapigilan ang kanyang mapusok na kalikasan at tahimik na lumakad ng walang pag-iisip. Sa sandaling siya ay pumasok, ang unang bagay na lumitaw sa harap ng mga mata ni Daryl ay isang hardin ng lodge. Ang hardin ay natatangi at maganda. Sa likuran nito ay isang marangyang silid tulugan. Mayroong isang dosen ng mga eunuchs na nakaluhod ng maayos sa hardin. Lahat sila ay mukhang nag-alala habang nakaluhod doon habang ang mga nuo ay natatakpan ng pawis at wala sa mga naglakas loob na huminga. Malinaw na pinaparusahan sila. Ang isang ginang na may mahabang damit ay nakaupo sa isang upuan sa harap ng mga eunuch, na nakapatong ang kanyang kaliwang binti sa kanyang kanang binti. Ang ginang ay nasa edad 20s, ang kanyang mga tampok sa mukha ay napakaganda, at naglabas siya ng isang matikas na aura. Habang lihim na pinagmamasdan ni Daryl, nakita niya ang ginang na naglalabas ng isang maliit na sinturon na katad. Ang kanyang mayabang na mukha ay nakatitig ng mahigpit sa mga beteng. Ang iyong prinsesa ay hindi masaya ngayon. Iniuutos ko sa inyong lahat na magsulat ng isang tula upang ilarawan ang aking kagandahan. Lahat kayo ay masyadong mabagal. Hindi ba nalaman ninyong lahat ito? Kung hindi mo pa rin magawa ito, magiging labis galit. Sumigaw siya. Sampal. Habang nagsasalita siya, isang malungkot na ngiti ang lumitaw sa mukha ng babae. Sabay swang niya ng leather belt sa kamay niya. Sa isang iglap, ang nanginginig na mga eunuchs ay nagsimulang manginig. Gusto nilang umiyak. Ang ginang sa kanilang harapan ay ang bunsong anak na babae ng emperador, si Princess Evergreen. Ang emperor ang pinakapinayapaan siya, ngunit si Princess Evergreen ay bantog sa pagiging pilyo. Nasisiyahan siya sa pagpapahirap sa mga eunuchs para masaya habang siya ay malaya. Masasabi ng isa na halos lahat ng mga eunuchs sa palasyo ay kinagat niya dati. Sinubukan nilang iwasan siya hanggat maaari. Walang nang ahas na insalahin siya. Sa araw na iyon, biglang naisip ni Princess Evergreen at tinanong ang mga eunuchs na magsimulang magsulat ng mga tula upang papuri sa kanyang kagandahan. Gayunpaman, ang mga eunuch ay hindi nakagawa ng isang tula at sa makatuwid ay pinarusahan na lumuhad sa lupa ang lahat ng mga eunuch ay natakot, at ang kanilang buong katawan ay nanginginig. Alam ng lahat sa kanila na kung hindi sila makakagawa ng isang tula, sila ay mabubugbog. Ang iyong mahal, mayroon ako. Ang isa sa mga eunuchs, na sinusubukan na mapahanga, ay sinabi kay Princess Evergreen, isang hilera ng maliit na egret ang lumilipad sa kalangitan, ilang pato ang naglalakad sa lupa, nakuha ng princess ang maliit na egret at kumain ng ilang inihaw na pato na may beer. Nang sinabi niya ang huling dalawang pangungusap, umiling ang eunuch sa kanyang ulo at kamay. Nasasarapan siya. Gayunpaman, ang ilang mga eunuch sa tabi niya ay nagsisikap na pigilan ang kanilang pagtawa. Gustong-gusto nilang tumawa, ngunit hindi sila naglakas loob. Si Daryl ay nagtatago sa labas ng pasukan sa hardin sa oras na iyon. Naruroon siya upang maghanap para sa Quincy, ngunit hindi niya inaasahan na makakarinig ng gayong tulang Luany. Halos masira siya sa tawa. Gaano katawa ang tulang ito? Natawa siya sa sarili. Hahal Princess Evergreen, na nakaupo sa isang upuan, ay hindi mapigil ang tumawa din ng marinig ang tula. Gayunpaman, mabilis na sinundan iyon ng galit. Sumigaw siya, isinasaalang-alang mo ito ng isang tula. Inihaw na pato, beer. Sinusubukan mo bang sabihin na ligaw ako? Habang sinabi niya iyon, tumayo si Princess Evergreen mula sa kanyang upuan at mabilis na lumakad sa harap ng eunuch. Tinaas niya ang kanyang sinturon na katad at hinampas siya. Sampal! 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 Ang tunog ng naririnig ang kristal na sinturon na malinaw. Ang balat ng eunuch ay agad na nasira, at siya ay lumiligid sa lupa habang siya ay humihingi ng kapatawaran, Princess, mangyaring iligtas ang aking buhay. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Gayunpaman,
Hindi nagpakita ng awa ang Prinsesa Evergreen at tumigil lamang siya pagkatapos niyang sampailan ng 10 beses. Sa sandaling iyon, ang natitirang mga yunoko ay nanginginig, at walang nang ahas na huminga. *T. Kinilabutan si Daryl matapos itong masaksihan. Napakaganda ng prinsesa, subalit siya ay napakalupit. Kung siya ay nahit medyo mahirap, ang eunuch ay maaaring namatay. Kailangan kong umalis bago niya makita Mercia na isip. Lumingon si Daryl at aalis na sana ng palihim. Manatili doon. Nakakadalawang hakbang pa lang siya nang may marinig siyang sumisigaw sa likuran niya. Huminto si Daryl at tumingin sa likod. Nakita niyang hawak ni Princess Evergreen ang leather belt sa kanyang kamay at mukhang galit na galit ang mukha nito. Naglalakad siya diretso sa kanya. Nang siya ay dumating, si Princess Evergreen ay tumingin kay Daryl at malamig na sinabi, "Hoy, ikaw maliit na beteng. Pinakiusapan kita na sumulat ng isang tula. Paano mo tatangkaing magtago at tumakas kung hindi ko binibigyan ng pansin?" Kabanata 1153. "Hoy, ikaw maliit na eunuch, hindi ka magsusulat ng isang tula upang purihin ako." Tinaas ni Princess Evergreen ang banayad niyang kamay at hinampas ng malakas ang leather belt sa katawan ni Daryl habang nagsasalita ito. Sampal, narinig ang malilinaw na tunog ng sinturon, at isang pulang-pulang marka ang agad na lumitaw sa balikat ni Daryl. Hindi niya mapigil ang huminga ng malamig at malalim. Nakaramdam siya ng galit, "Napadaan lang ako, kailan ko siya nasaktan?" Sa sandaling iyon, sisibog na ang galit ni Daryl, ngunit pinilit niyang pigilan. Hindi pa ba natagpuan si Quincy at hindi pa nababalik ang Dragon Essence? Kung gagantay ako laban sa princess, siguradong aakit ito ng mga gwardya. Sa parehong oras, ang aking plano na maghanap sa palasyo ay magiging walang kabuluhan, naisip niya. Sa sandaling iyon, napansin niya ang titig ni Daryl. Naging malamig ang ekspresyon ni Princess Evergreen bago niya pinagalitan si Daryl, "How dare you stare at me?" Tinaas niya ulit ang kanyang leather belt. Napansin ang aksyon na ito, sinubukan ni Daryl ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang galit. "How dare I do that? Tama ka, Princess, naturuan mo ako ng leksyon. Mali ako, at hindi ako dapat magtago," aniya, nakangisi. Nagbago ang isip ni Daryl at nagdagdag kaagad, "Tama iyan, magkaroon ng isa pang mahalagang gawain na dapat gawin. Hindi ko guguluhin ang kalagayan ng prinsesa, kaya't aalis ako ngayon." Pagkasabi niyon ay tumalikod na si Daryl at aalis na sana. Pakikitungo sa isang ganid na prinsesa, ang pinakamahusay na paraan ay upang tumakbo hanggat maaari. Ang mukha ni Princess Evergreen ay naging madilim, at sinabi niya nang walang pag-aalinlangan, "Mahalagang gawain. What task is that? Mas mahalaga iyan kaysa sa paglilingkod sa akin." Habang sinabi niya iyon, ngumiti si Princess Evergreen, "Ikaw bastos na eunuch, wala kang ibang gawain, ayaw mo lang akong paglangkuran. Hindi ba tama iyan? Bobo mong eunuch, tuturuan kita ng leksyon. Sa palagay mo madali akong naloko. Panipi." Ano ang nangyayari? Nang marinig niya ang mga salita nito, nag-alala si Daryl, at naramdaman niya na may isang bagay na hindi tama. Ang iba pang mga eunuch na nakaluhod sa gilid ay bamantong hininga. Lahat ay nakatoon ang kanilang tingin kay Daryl. Hindi nila siya naawa ngunit naramdaman na maswerte sila sa halip na, ang taong ito ay hindi mukhang pamilyar. Huwag pansinin siya, kapag ang princess ay abala sa pagpaparusa sa kanya, wala siyang oras upang alagaan tayo. Tama yan, mahinang tinalakay ng mga eunuch. Kahit na hindi sila marinig ni Princess Evergreen, malinaw na maririnig sila ni Daryl. Sa sandaling iyon, si Daryl ay walang imak. Dadaan lang siya at ngayon ay tumama sa ngalan ng pangkat. Ang pinaka-nakakainis na bahagi ay hindi lamang ang grupo ng mga eunuchs ay hindi pinahahalagahan iyon, ngunit pinag-uusapan din nila ang kanyang likuran. "Lahat kayo ay umalis kaagad," sigaw ni Princess Evergreen sa grupo ng mga eunuchs. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaiabangan. Tulad ng sinabi niya, ang dosen ng mga eunuchs ay unti-unting tumayo, yumoko kay Princess Evergreen, at mabilis na umalis. Nakaramdam sila ng kasiyahan sa loob ng kanilang pag-iwas sa isang sakuna.
Tanging sina Daryl at Princess Evergreen ang naiwan sa malaking Forever Green Palace. Nabigo si Daryl, ngunit ngumiti siya at sinabi kay Princess Evergreen, "Ang kataasan mo, sa totoo lang, bago ako. Hindi ko alam ang lahat ng mga patakaran. Prinsesa, ikaw ay matalino at mapagbigay. Mangyaring huwag maging katulad sa akin." Bigla namang nag-isip si Daryl at nagpatuloy na sabihin, "Nais mong makinig ng tula kanina, di ba? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa. Dahil ito ang South Cloud World, maaari lamang niyang bigkasan ang isa sa 300 na tula mula sa Tang Dynasty." Ang nais lamang ni Daryl na gawin ay kalmado lang ang galit na prinsesa upang mabilis siyang payagan. Kailangan pa niyang hanapin si Quincy. Gayunpaman, mahigpit na umiling ang Prinsesa Evergreen, hindi hinihintay na bigkasan niya ang tula. "Napamura mo ang aking kalooban. Ayokong makinig sa iyong pagbigkas ng isang tula ngayon din." Sabi nito, pinipisil ang labi. Kabanata 1154. Si Princess Evergreen ay naupo sa upuan at may pagmamalaking tinitigan si Daryl. "Kailangan mong aliwin mo ako, alam mo ba iyon? Magkakaroon ng mga kaayla hilakbot na kahihinatnan kung galit ako. Gawin kang masaya." Nang marinig niya iyon, natigilan si Daryl. Nais niyang umiyak na, "Sa palagay mo ay makakagawa ako ng mga akrobatiko." Habang naiisip iyon, pinisil pa rin ni Daryl ang isang ngiti. Tumingin siya kay Princess Evergreen at ngumiti ng mapait, "Ang iyong pagkamahal, paano kita mapapasaya?" Nang makita ang pag-aalala sa mukha ni Daryl, natuwa si Princess Evergreen. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at ngumiti, "Gawin natin ito. Maglaro ka sa akin. Ikaw ang magiging kabayo ng aking digmaan." Tinuro niya ang lupa, "Lumuhad ka na ngayon. Sakyan ko ang kabayo ko." "Ano? Gusto mong lumuhad ako at maging isang kabayo para makasakay ka?" Naisip ni Daryl. Nararanasan ng pakiramdam ng pangamba ang kanyang mukha. Si Daryl ay bahagyang nakasabit sa kanyang galit. Gusto lang talaga niyang tumakbo at umalis. Kung umalis siya ay walang makakapigil sa kanya, ngunit sa sandaling mailantad niya ang kanyang pagkakakilanlan, mahihirapan siyang pumasok muli sa palasyo. Hindi niya makakalimutan ang tungkol sa Dragon Ascension na nasa kamay pa rin ni Quincy. Sa kaisipang iyon, sinubukan niyang pigilan ang kanyang galit. Huminga ng malalim si Daryl. Sa ilalim ng mapagmasid na tingin ng ganid na Prinsesa Evergreen, masunurin na lumuhad si Daryl. Tama iyan. Nagpalakpak ang Princess Evergreen at naglakad. Umupo siya sa likuran ni Daryl at masigasig na sumigaw, "Ngayon ay nasa battlefield kami. Kailangan mo akong dalhin upang labanan ang mga kalaban. Magmadali, mas mabilis kang mag-crawl." Sa totoo lang, ang Prinsesa Evergreen ay maliit at ang kanyang timbang ay hindi magaan sa kakayahan ng Martial Emperor ni Daryl, hindi lamang siya maaaring lumipad, kung ano ang gumagapang sa sahig sa kanya. Panipi. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng isang tao na ginagamot bilang isang hayop, ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa kay Daryl. Dahan-dahang gumapang at tamad si Daryl. Nais niyang umiyak, ngunit walang natirang luha sa kanyang mga mata. "Ano ang nangyayari?" Naiinis si Princess Evergreen sa mabagal na paggapang ni Derry. Pinagalitan niya. Furrowing her browsing, "You dahil yunak. Paano ka magiging isang kabayo ng gyera kung ang dahan-dahan kang gumagapang? Kahit na ang isang baboy ay maaaring tumakbo ng mas mabilis kaysa sa iyo. Mas mabilis na mag-crawl, magturo sa iyo ng isang aralin." Tinaas ulit ni Princess Evergreen ang leather belt sa kanyang kamay. Sampal! 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 Ang katad na sinturon ay malakas na tumama sa likuran ni Daryl. Pinaikit ni Daryl ang mga ngipin sa sakit, "Masakit ba iyon? Mas mabilis na gumapang kung masakit." Pinapanood si Daryl sa sakit na nakaganyak sa Princess Evergreen. Panay ang paghindayog niya ng leather belt sa kanyang kamay para masaktan at mapag-alitan si Daryl. "Silly eunuch, dapat mong pakiramdam ay pinarangalan na makapaglaro sa akin." Nang makita ang ekspresyon ng Princess Evergreen, galit na galit si Daryl. Hindi na niya kinaya. Sa ilang sandali lamang, si Daryl ay nahit ng isang dosenang beses. Hindi na niya napigilan ang galit niya. Mabangis siyang tumayo at galit na sinaway, "She asterisk T. Hindi na ako gumugol ng oras sa paglalaro sa iyo.
Binigyan siya ni Daryl ng isang mahigpit na sampal habang sinabi niya iyon. Sampal. Si Princess Evergreen ay walang pagkakataong mag-react bago siya mahulog mula sa sampal, na hinuhulog din ang kanyang sinturon na katad. Ikaw. Tinakpan niya ang mukha niya habang nakatingin kay Daryl, galit na galit. Hindi niya kailanman inaasahan na isang simpleng batenge ang sasaktan sa kanya. Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin sa kanino? Hindi na mapakali si Daryl na makipag-usap sa kanya. Malakas siyang sumigaw at pumunta upang kunin ang leather belt bago ito hinampas sa katawan nito nang hampasin siya. Saway ni Daryl, gusto mong maglaro tama. Ngayon na nakikipaglaban siya, maglalabas na siya. Kabanata 1155. Pulang-pula ang mga mata ni Daryl. Hindi niya matiis ang nakakahiyang Carlier. How dare you hit me? I'll cut your head off, all Princess Evergreen sumigaw ng galit habang siya ay nagpupumilit. Gayunpaman, ang kapangyarihan ni Daryl ay antas ng Martial Emperor. Ang pakikibaka ni Princess Evergreen ay walang kabuluhan. Nang marinig niya ang kanyang mga salita, nagalit si Daryl, Don, T, gusto mong pahirapan Prepel. Hayaan mo akong gawin ito sa iyo. Habang sumisigaw si Daryl, maging mas malakas pa ng ilang beses. Nang hindi nag-aksaya ng oras, itinapon niya ang katad na sinturon sa lupa at itinuro kay Princess Evergreen habang sinabi niya, itigil ang pagpapahirap sa iba sa hinaharap. Napakakakilabot na pinahirapan mo ang mga unit. Sinipal niya ito at tumalikod upang umalis, hindi pinapansin ang Princess Evergreen sa pagkakataong iyon, hindi inaasahang hinawakan ni Princess Evergreen ang binti ni Daryl. Ipinatong ang kanyang ulo sa kanyang binti, sinabi niya ng marahan, ano ang ginagawa mo? Nais mong umalis pagkatapos na tamaan ako. Mangyaring pindutin mo pa ako ng ilang beses. Ano? Naadik siya na tamaan. Ayos lang ba siya? Naisip niya, natigilan, blanco ang titig niya kay Princess Evergreen. Walang senadoryas ng kaunting galit sa kanyang mukha. Sa katunayan, tiningnan niya si Daryl na puno ng pag-asa at sinabi, ngayon alam ko ang pakiramdam ng pinalo ng iba. Little unit, mangyaring pindutin mo ako ng maraming beses, mangyaring. Shout, anong uri ng kahilingan iyon? Naisip niya. Biglang huminto si Daryl. Nag-alala ang prinsesa at sinabi, bakit ka nagtapik? Ipagpatuloy mo, paluan mo ako, magmadali. Sa sandaling iyon, ang sobrang ganda ng mukha ni Princess Evergreen ay namumula, ang kanyang mga pisngi ay natatakpan ng isang maliit na patong ng pawis, at siya ay tumingin ng labis na kaakit-akit, lalo na kapag siya ay nagmamakaawa, naramdaman ni Daryl ang isang bagay na malalim sa kanyang mga buto. Anong nangyari sa kanya? Ang totoo ay lumaki si Princess Evergreen sa palasyo. Mahal na mahal siya ng Emperor. Dahil sa kanyang pagiging sadista, palagi niyang tinatamaan at pinapagalitan ang kanyang mga lingkod hanggat hindi siya nasiyahan. Bigla na lang tumalikod ang isang mababang antas na eunuch at hinampas siya. Si Princess Evergreen ay dapat may naramdaman na kakaiba. Bigla siyang nine love sa pakiramdam. Nakayakap pa rin sa kanyang paa, marahang sinabi ni Princess Evergreen, mahal na kapatid, mabilis akong tamaan. Nagmamakaawa siya nang walang kahit isang hint ng kayabangan sa kanyang mga mata. Natigilan si Daryl, at walang tigil na pag-alitan niya, may sakit ka ba? Sinipa siya palayo at akmang tatalikod na at aalis na. Wala siyang oras upang makasama siya. Ang pinakamahalagang bagay ay upang hanapin ang dragon kakanyahan na, mahal na kapatid. Hindi naghihintay na lumingon si Daryl, biglang yamakap si Princess Evergreen sa binti ni Daryl. Lumitaw siyang masunurin at nagpatuloy sa pagmamakaawa, mahal na kapatid, mangyaring huwag kang umalis. Mangyaring maglaro ng kaunti pa sa akin. Konting panahon lang. Pagsasalita pa lang niya, narinig ni Daryl ang tunog ng mga yabag na nagmula sa hardin sa labas. Tumingin siya sa puwang ng pintuan at nakita ang mga royal guard na nagpapatrolya kay Daryl na bamantong hininga. Parang hindi pa siya makaalis sa lugar. Tiningnan niya si Princess Evergreen, fine. Makikipaglaro ako sa iyo. Gusto mo ako ang maging kabayo mo, diba? Ngayon naman ang magiging kabayo mo. Dahil gusto mong maglaro, lalabas ako lahat. Pinahiya mo lang ako ngayon, kaya hahayaan kitang makatikim ng sarili mong gamot. Naisip niya, malaki. Ngumiti si Princess Evergreen,
hindi nag-atubiling lumuhad sa lupa. Si Daryl ay nagpunta at umupo sa kanya nang walang pag-aalangan din habang pinagalitan niya, tumakbo kaagad. Oo, guro, panipi. Habang naririnig niya ang mga salita ni Daryl, hindi naman nagalit si Princess Evergreen. Ngumiti siya at nagsimulang gumapang. Matapos ang pag-crawl ng ilang mga pag-ikot, nagsimula siyang bumagal at nagsimulang pawis ng malubha. Si Daryl ay napasinghap ng malalim at tumingin sa kanya habang nakangiti, "Ang iyong kataasan, masaya ba iyon?" "Masaya iyon," sumagot si Princess Evergreen na nakangiti. Pagkatapos ay lumakad siya at lumuhad sa harap ni Daryl habang nagmamakaawa, "Mahal na kapatid, ikaw ang unang tao na tumama sa akin. Ang lakas ng loob mo. Sa susunod na magkasama tayo, ikaw ang aking Panginoon, at ako ay magiging lingkod mo. Ano sa tingin mo?" Habang sinasabi niya iyon, iniunat ni Princess Evergreen ang kanyang banayad na mga kamay at sinimulang kuskusin ang binti ni Daryl. Kabanata 1156. She asterisk T. Umiikot ang ulo ni Daryl na si Princess Evergreen ay ngumiti at nagtanong na nagtanong, "Mahal na kapatid, ano ang pangalan mo? Bakit mo ba kailangang malaman?" Oo, may tanong ako sa iyo." Walang pasensya na sagot ni Daryl. "Sige, ano iyon?" Tumanggaw si Princess Evergreen ng kanyang ulo nang hindi iniisip, iba't ibang uri ng kagalakan si Celta kay Daryl. Sinunod niya siya ng buong-buo ngayon. May isang nagngangalang Quincy sa palasyo. "Sino siya?" Dahan-dahan ang tanong ni Daryl. Habang sinabi niya iyon, tiningnan ni Daryl nang mabuti ang reaksyon ni Princess Evergreen. "Quincy?" tanong ni Princess Evergreen. "Tita ko siya." "Ano?" Si Quincy ay tita ni Princess Evergreen. Naisip ni Daryl. Sa wakas na pagtanto ni Daryl. Kung nahulaan niya ng tama, ang prinsesa ay anak na babae ng Emperor, habang si Quincy ay nakababatang kapatid na babae ng Emperor. Si Princess Evergreen ay marahang hinihimas ang kanyang mga paa habang ngumiti at sinabi, "Mahal na kapatid, talagang malakas ang aking auntie. Lahat ng mga ministro ay natatakot sa kanya." Narinig iyon, tumawa si Daryl. Pinuputol ni Quincy ang mga daliri ng mga taong hindi niya gusto. Sino ang hindi matatakot sa kanya? Tulad ng naisip niya, patuloy na nagtanong si Daryl, "Paano ko makikilala si Quincy noon?" Ngumiti si Princess Evergreen, "Ang aking auntie ay abala sa madalas, kaya't bihira ko siyang makilala." Gayunpaman, kung nais mong makilala ang aking auntie, maaari kitang dalhin sa kanyang silid tulugan. Naging excited si Daryl. "Quincy, Quincy, inagawan mo ang aking Dragon Essentia," iniisip. "Wala akong magawa tungkol dito matapos kang bumalik sa South Cloud World Palace. Hindi mo akalain na tutulungan ako ng Princess Evergreen." Umiling si Daryl. "Hindi mo ako kailangan ihatid sa kwarto ni Quincy. Kailangan mo lang sabihin sa akin kung nasaan ang kwarto niya." "Oo naman." Tumanggaw si Princess Evergreen na may ngiti sa labi. "Gayunpaman, kung tutulungan kita, kailangan mo ring ipanggakaw sa akin ang isang bagay. Dapat kang makipaglaro sa akin araw-araw sa hinaharap." Hindi maloko si Princess Evergreen, alam niya na may pinag-uusapan siya nang banggitin ni Daryl si Quincy. Sa buong South Cloud World Palace, ang posisyon ni Quincy ay isang kakaiba. Marami siyang autoridad, at maraming tao ang nagtangkang magpahanga sa kanya. Tulad ng Natirin, inisip ng Princess Evergreen na si Daryl ay isa sa mga taong ito na nagsisikap na mapahanga rin si Quincy. Hindi mahalaga kung ano, sa puso ni Princess Evergreen, si Daryl ay isang eunuch lamang. Hindi niya akalain na pumasok siya sa palasyo. Siyempre, tumingin si Daryl kay Princess Evergreen at ngumiti. "Kapag nakapasok na ako sa kwarto ni Quincy at nakuha ang Dragon Essence, aalis na ako kaagad. Paano ako magkakaroon ng oras upang makipaglaro sa kakaibang prinsesa araw-araw?" Gayunpaman, sa sandaling iyon, kailangan pa rin niyang sumang-ayon. Sa sandaling sumang-ayon si Daryl, si Princess Evergreen ay natuwa at ibinahagi ang lokasyon ng kwarto ni Quincy. Pagkatapos nito, hinawakan ni Princess Evergreen ang braso ni Daryl, inindayog ito at nagmamakaawa, "Mahal na kapatid, ipagpatuloy natin ang paglalaro. Wala pa akong sapat." Habang sinabi niya iyon, ang mukha ni Princess Evergreen ay puno ng pagkawalang pag-asa.
Upang maging matapat, nais siyang tanggihan ni Daryl, ngunit nakikita ang kanyang nasa sabik na mukha, tumanggaw siya, ano ang gusto mong laruin? Si Daryl ay parang desperado matapos matanggap ang lokasyon ng kwarto ni Quincy gayunpaman, sa ngayon, kailangan niyang alagaan muna. Ang Princess Evergreen. Ngumiti ang prinsesa, pinindot ang kanyang katawan sa kay Daryl, at sinimulang kuskusin ang balikat ni Daryl, masunurin na parang isang kuting. Mahal na kapatid, ikaw ang Panginoon. Magpapasya ka kung paano mo ako laruin. Fine, fine, tumayo si Daryl mula sa kinauupuan niya. Kabanata 1157. Matapos ang paggastos ng kalahating oras sa Princess Evergreen, pagod na pagod si Princess Evergreen kaya nahiga siya sa lupa at nakatulog. Labis na pagod din si Daryl, kaya't pumikit siya sandali. Sinusundan niya si Quincy para sa buong paglalakbay mula sa World Universe at hindi nakapikit sa loob ng 2 araw. Tuluyan na siyang napagod. Matapos ang paggalaw ng higit sa 1 oras, binuksan ni Daryl ang kanyang mga mata at nakita niyang si Princess Evergreen ay natutulog pa rin ng malalim. Tahimik siyang tumayo. Pagkuhan ng pagkakataong ito na hindi siya maistorbo sa kanya, pupunta siya at susuriin ang kwarto ni Quincy. Naging excited siya nang malapit na siyang umalis. Inihayag ang pagdating ng kanyang kamahalan, sa sandaling iyon, isang tinig ang inihayag ng malakas, sinundan ng mga tunog ng yabag. Narito ang Emperor. Natigilan si Daryl sa sandaling iyon at nagpapanik agad. Bago niya maipan ang kanyang mga saloobin, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng isang robe-robe, dahan-daang lumalakad kasama ang ilang mga eunuchs. Oh hindi, ganap na natigilan si Daryl sa sandaling iyon. Nakita niya ang isang babae na nakasuot ng isang gintong robe-robe at isang dragon at phoenix hat. Siya ay napakamaganda, at ang kanyang perpektong figure ay ipinakita ng maayos sa ilalim ng dragon robe. Siya ay kasing ganda ng isang peony na bulaklak at bilang matikas. Sa ilalim ng kanyang kaakit-akit na aura ay isang malakas din na aura ng hari. Siya ay maganda. Tiningnan siya ni Daryl ng ilang sandali bago niya maipan ang kanyang saloobin. Ang emperador ng South Cloud World ay isang ginang at isang napakagandang ginang. Si Princess Evergreen, na nakatayo sa gilid, ay lumakad pasulong. Ngumiti siya at sinabi, "Pagbati, kamahalan." Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Prinsesa Evergreen ang kamay ng emperador, "Ina, hindi mo ba ako sinasabihan?" "Mahal ko." Ang Empress ay tumingin sa Princess Evergreen na may pagmamahal at dahan-daang binalaan, "Ilang beses ko nang sinabi sa iyo. Matanda ka na ngayon. Hindi ka dapat magpaloko tulad ng ginawa mo noong maliit ka pa. Tumingin sa iyo, anong kahihiyan?" Habang nagsasalita siya, ang Empress ay sumulyap sa magulo na mahabang damit ng Princess Evergreen. Hindi siya natuwa sa nakita. Si Daryl ay nakikipaglaro sa Princess kanina. Napaka-engrossed niya na hindi niya inalintana ang kanyang ugali at magulo ang kanyang damit. Hindi lang ang damit ng Princess Evergreen ang naging magulo. Maging ang uniformeng panguniforme ni Daryl ay ginulo ang Prinsesa Evergreen na ngumiti at ipinakita ang dila habang masasabing sinabi, "Naiinip ako, kaya naglolokoh lang ako." Ito ay wala. Hindi siya pinansin ng emperador at tiningnan si Daryl habang pinapagalitan, "Wala kang silbi, eunuch. Ang princess ay masyadong masigla sa paglalaro, at paano ka? Napakagulo ng iyong damit, anong ginagawa mo dito?" Habang nagsasalita siya, sumigaw ang emperador sa labas, "May taong pumarito, dalhin siya at patayin." Nang matapos siyang magsalita, hindi na maitago ng emperador ang galit na nag-aalab sa kanyang puso, ang eunuch na ito ay sobra. Una, nakipaglaro siya kay Princess Evergreen hanggang sa naging abala siya na kalimutan niya ang ugali niya. Pagkatapos, pagpasok ko sa hall, siya patuloy na nakatitig sa akin. "Ako ang emperador, paano ako makatingin? Paano ko maitaguyod ang karangalan ng pamilya ng hari kung hindi ko siya gaganapin?" Naisip niya. Habang siya ay nagsasalita, 2 mga gwardiya ng hari na nakapwesto sa pintuan ang agad na pumasok, "Ano ang gagawin ko ngayon?" Ang 2 mga gwardiya ng hari ay hindi masyadong malakas. Mga Marshal Santo lamang sila, kaya madali silang talunin ni Daryl. Gayunpaman, malantad ang kanyang pagkatao matapos niyang talunin sila. "Kamahalan,
Kabanata 1158. Magaan sa kritikal na sandali, sumugod si Princess Evergreen at tumayo sa harap ni Daryl. Siya ang pinakamalapit na eunuch ko. Ako ang nagpilit sa kanya na makipaglaro sa akin. Inay, pinapakiusapan ko kayo na patawarin mo siya. Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Princess Evergreen ay puno ng pag-aalala at humihingi ng kapatawaran. Hindi madali para sa kanya na makahanap ng isang espesyal na kyunok. Paano niya hahayaan na may patay si Hero? Sa parehong oras, si Daryl ay mabilis na lumuhad at nagpakita ng isang ekspresyon ng takot. Ayaw niyang lumuhad, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang panindigan ng kaunting kahihiyan upang manatili sa palasyo upang siyasatin ang kinaroroonan ni Quincy at ang Dragon Essence. Ang Empress ay bumantong hininga at tinitigan si Daryl, "I will spare your life today. Leave now." Si Princess Evergreen ang bunsong anak na babae ng Empress. Siya ang pinakapaborito, at ang galit sa puso ng Emperador ay nabawasan nang makita niya ang prinsesa na namumula kay Daryl. Nang makita ang kapatawaran ng Emperador, natuwa si Princess Evergreen. Hinalikan niya ang Emperador at hinawakan ang mga braso. "Palagi kong alam na ituturing ako ng aking ina ng pinakamagaling." Sa parehong oras, hindi nakalimutan ng Princess Evergreen na titigan si Daryl. "Pag-unawa ka agad," sumang-ayon si Daryl na may pagpapahalaga, "salamat sa iyong kapatawaran, kamahalan." Habang sinasabi niya iyon, mabilis na tumayo si Daryl at umatras sa labas. Malapit na tawag iyon. Halos ilantad niya ang kanyang pagkatao, habang palabas siya ng pasukan sa kwarto, hindi mapigilan ni Daryl na panasan ang malamig na pawis sa noo. Sa sandaling iyon, nais lamang ni Daryl na umalis sa lugar ng pinakamabilis hanggat maaari. Hindi mahalaga kung paano niya mahahanap ang Quincy upang maibalik ang Dragon Essence. Gayunpaman, maraming mga Royal Guard sa labas. Hindi naglakas loob si Daryl na galugarin pa. Tahimik lamang siyang nakatayo roon upang maghintay para sa anumang mga tagubilin. Sa loob ng silid tulugan, hiniling ng Empress ang lahat ng mga dalagang umalis. "Mahal ko, ang mga diplomati mula sa Westrington ay nandito bukas. Nang sila dumating, kailangan mong pumunta sa pangunahing bulwagan upang magmasid. Matanda ka na ngayon, kaya hindi ka maaaring magpatuloy sa lokohan. Panahon na upang maunawaan mo ang mga usapin ng mga bansa, maunawaan." Sinabi niya sa Princess, "sineseryoso, mga diplomat mula sa Westrington." Natulala si Princess Evergreen, nagtanong siya nang nagtataka, "bihira kami makarelasyon ni Westrington. Bakit biglang nagpadala ng diplomat si Westrington?" Ang Empress ay ngumiti at ipinaliwanag, "hinuhulaan ko na sinusubukan ng Westrington na sakupin ang aming South Cloud World. Narinig ko na ang punong ministro, Donahue, ay may isang sinaunang dakilang sandata. Sa nagdaang ilang taon, palaging nais ni Westrington na palawakin ang teritoryo, at sinubukan nilang sakupin ang iba pang mga kontinente. Ang kanilang paglalakbay dito ay may hanggaring sakupin ang South Cloud World, ngunit hindi nila alam ang aming mga lakas. Iyon ang dahilan kung bakit nagpapadala sila ng isang diplomat upang suriin ang mga lakas ng South Cloud Mundo." Panipi. Tumanggaw si Princess Evergreen, kinuyam ang kamao. "I see." Sa lungguhit, "kung gayon," sinabi niya nang may kumpiyansa, "Ina, hanggat nandito si Auntie Quincy Long, ayos lang tayo. Kung talagang maglakas loob si Westrington na umatake sa ating South Cloud World, tiyak na matatalo sila. Dapat malaman ng isa na si Quincy ay ang tagapag-alaga ng South Cloud World. Siya ay isang level 5 Martial Emperor, at hindi siya natalo. Alam niya sa kanyang puso na hanggat nariyan si Quincy, ang South Cloud World ay hindi malulupig." "Opo," tumanggaw ang Emperador. "Iyon ang dahilan kung bakit hiniling ko sa iyong auntie na bumalik ngayong gabi. Pakiramdam ko ay ligtas ako kapag nasa paligid siya. Ang Emperador ay pinuno ng bansa, ngunit hindi siya isang magsasaka. Isa lamang siyang ordinaryong tao. Ang gabi ay gamabi na, kaya't ang Emperador ay nakipag-usap kay Princess Evergreen ng kaunti pa bago siya umalis kasama ang mga Royal Guard. Kaagad pagkatapos niyang umalis, pinitik ng Princess Evergreen ang kanyang mga daliri patungo kay Daryl, na nakatayo sa labas. "Kapatid, ayos lang ngayon. Mabuti ang lahat, mangyaring pumasok."
Sa sandaling umalis ang emperador, bumalik si Princess Evergreen sa kanyang malikot na sarili gayunman, nang kasama niya si Daryl, hindi siya ganoon kahirap. Hindi rin makapaniwala ang prinsesa na maaari siyang maging banayad. Marahil ay dahil siya ang unang tao na bumugbog sa kanya. Napansin ang kaguluhan ni Princess Evergreen, nabigo si Daryl habang inasal, ang iyong pagkamahal, gumagabi. Kailangan mong magpahinga, kaya't aalis na ako ngayon. Kabanata 1159. Kapatid, mangyaring huwag ka nang umalis. Makipaglaro ka sa akin ng kaunti pa. Si Swingers Evergreen ay tinaboy ang braso ni Daryl at marahang tinanong, Kapatid, aling bahagi ng palasyo ang pinaglilangkuran mo? Sa palasyo, maraming mga pangkat ng mga yunak. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho sa kusina, ang ilan sa kanila sa silid ng pag-aaral, ang ilan upang maglingkod sa emperador at sa prinsesa. Ako, napakamot si Daryl ng kanyang ulo at sinabi, dumating lang ako sa palasyo. Wala pa silang nakatalaga sa akin na isang seksyon, habang nagsasalita siya, napansin ni Daryl ang reaksyon ni Princess Evergreen. Masyadong malabo ang kanyang pangangatuwiran. May pinaghihinalaan ba ang prinsesa? Bago pa siya makatapos, tuwang-tuwa na nagambala si Princess Evergreen habang ipinapalakpak ang mga kamay. Totoo ba iyan? Mahusay iyan. Kung sakali, susundin mo ako. Panipi. *T. Ako, maging eunuch niya. Hindi makatawa ni umiyak si Daryl. Sumang-ayon lamang siya sa isang mapait na ngiti. Sa susunod na oras, si Daryl ay nagtagal sa kanyang pagkabigo at ginugol ang oras na nababaliw sa Princess Evergreen matapos maglaro ng ilang mga laro, sa wakas ay pagod na si Princess Evergreen at nakatulog sa kanyang kama. Paningin. Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Daryl na mapabuntong hininga nang tumingin siya sa prinsesa na mahimbing na natutulog. Sa wakas, naayos na niya ang prinsesa. Tama iyan, kailangan kong hanapin si Quincy upang maibalik ang Dragon Essence. Tumingin si Daryl sa kadiliman ng gabi at tahimik na lumabas nang walang pag-aatubili, mas maaga sa araw, sinabi ng Princess Evergreen kay Daryl ang lokasyon ng silid ni Quincy. Kapag siya ay sa labas, dumiretso siya sa silid ni Quincy. Gayunpaman, ang palasyo ay napakalaki. Nang makarating siya sa lugar ng silid tulugan, naramdaman ni Daryl na nawala. Ang lahat ng mga silid tulugan ay may katulad na mga setting. Alin ang maaaring isa? Dapat ay tinanong niya ang Princess Evergreen ng pangalan ng silid tulugan na pag-aari ni Quincy. Nararamdamang bigo, napansin niya ang paggalaw sa isa sa mga silid tulugan. Maingat na lumakad si Daryl at pinasok ito. Wala akong pakialam. Kailangan kong suriin isa-isa ang mga silid. Pagkapasok niya papasok sa loob, nanginginig ang katawan ni Daryl nang makita ang sitwasyon sa loob. Hindi niya mapigil ang huminga ng malamig. Nakita niya ang lahat ng mga mesa at upuan sa kwarto na nakaukit ng mga gintong dragon. Ito ang silid ng Empress. Nakita niya isang kandila ang nasusunog sa gilid na lamesa sa tabi ng dambana ng dragon. Nakaupo ang emperador sa gitna ng dambana, hit-hit ang kanyang alak. Maraming masasarap na pinggan sa mesa sa harap niya. Sa harap niya ay isang pangkat ng mga eunuchs at ilang mga maid, nakaluhod. May hawak silang banga ng alak at ilang prutas. Lahat sila ay mas maingat at hindi naglakas ng hininga, *T. Gabi na ngayon, at ang emperador ay hindi natutulog ngunit sumisip-sip ng alak ng mag-isa. Naisip ni Daryl. Itinoon niya ang kanyang paningin kay Empress at agad na akit. Inalis ng Empress ang gininto ang robe na suot niya kanina. Nakasuot lamang siya ng isang silong gown na nagpapakita ng kanyang perpekto at walang kapantay, kaakit-akit na bodyline. Sa parehong oras, maaaring pakiramdam ni Daryl na ang Empress ay nabalisa. Sumisip-sip lamang siya ng alak at hindi kumakain ng isang piraso ng prutas o pinggan. May kalungkutan sa kanyang mga mata. Pagkatapos tumingin sa kanya ng ilang sandali, sa wakas ay natipon ni Daryl ang kanyang saloobin. Narito ako upang hanapin si Quincy. Paano ako maaakit sa Empress? Lalabas na sana si Daryl. Maaari kayong lahat umalis ngayon. Namumula ang mukha niya habang ikinakaway ang kamay. Ang Empress ay nagkaroon ng sapat na mga inumin. Oo, kamahalan. Magkasamang tumugon ang mga eunuchs at mold at umalis kaagad sa kwarto.
Si Daryl ay nagtatago sa may pintuan. Matapos mapanood ang mga maid at eunuchs na pag-alis, nais niyang umalis din, ngunit huli na. Siguradong makikita siya. Nang walang anumang ibang pagpipilian, kinailangan ni Daryl na maglakad ng ilang mga hakbang pasulong at magtago sa silid tulugan. Nakita niya ang isang pagpipinta sa kaliwang bahagi ng kwarto, at nang walang pag-iisip ng dalawang beses, mabilis siyang nagtago sa likod ng pagpipinta. Sa wakas, ang lahat ng mga eunuchs at maid ay umalis sa kwarto. Wala sa kanila ang nakakita kay Daryl, at siya lamang at ang emperador ang naiwan sa silid tulugan. Kabanata 1160. Ramdam ni Daryl na takot, akala niya mahuhulog ang kanyang puso. Halos mapatay siya ng Empress dahil wildly siyang naglaro kasama ang prinsesa. Ngayong pumasok siya sa silid tulugan ng Empress, tiyak na siya ay hahatulan ng kamatayan kung siya ay matagpuan. Sa kabutihang palad, kami lamang ng emperador dito at ako, at ang Empress ay lasing. Kung lihim akong naglalabas, hindi mahahalata ng emperador, naisip niya. Aalis na sana si Daryl nang makita niya ang Empress na tumayo ng hindi matatag na namula ang mukha habang lasing ito. Pagkatapos ay dahan-daang siyang naglakad patungo sa pagpipinta. Napansin ba niya ako? Pagtataka niya. Tumibok ang puso ni Daryl, sobrang kinakabahan. Mahal, panipi. Nakita niya ang mga mata ng Empress na nakatingin sa pagpipinta habang siya ay marahang nagsasalita, alam mo bang kaarawan mo ngayon? Hindi ako makatulog sa espesyal na araw na ito. Ang isip ko ay puno ng mga imahe mo. Bagaman lumipas ka ng ilang buwan na ang nakakaraan, parang maraming taon ka nang nawala, miss na kita. Panipi. Ang pagpipinta ay isang pagpipinta ng isang nasa edad na lalaki, nakasuot ng mga robe ng dragon, mukhang matalino. Ang taong nasa pagpipinta ay ang dating South Cloud World Emperor. Siya rin ang asawa ng Empress. Ilang buwan na ang nakalilipas, isang mamamatay tao ang sumire sa palasyo, pinaslang ang Emperor, at umalis. Matapos mapatay ang Emperor, ang kanyang asawa ang pumalit sa trono at naging emperador ang emperor ay mayroong dalawang asawa. Ang isa ay ang kasalukuyang emperador, at ang isa pa ay ang kapatid na babae ng Guangping Empress na si Denise. Matapos mamatay ang South Cloud World Emperor, bumalik si Denise sa bagong daigdig nang makita niyang nakakainip na mabuhay sa South Cloud World. Napalunok si Daryl. Mahulaan niya na ang nasa painting ay asawa ni Empress. Sa sandaling iyon, si Daryl ay nagtatago sa likod ng pagpipinta. Narinig niyang nagbubulungan ang emperador na nagsel. Nag-alala si Daryl sa susunod na mangyayari. Tumayo ang Empress sa harap ng pagpipinta. Kailan kaya siya makakaalis? Habang si Daryl ay nangangarap ng panaginip, narinig niya ang Empress na patuloy na nagsasalita ng emosyonal, "Mahal, miss na kita. I really miss you so much. There. Ay hindi mabilang na gabi kung saan naisip ko na hindi ka patay. Na makikita mo balang araw ay lumitaw sa harap ko. Panipi. Kaarawan ito ng Emperor ng araw na iyon, at ang Empress ay uminom ng maraming alak upang malunod ang kanyang kalungkutan. Lasing siya habang patuloy na nagbubulungan sa pagpipinta ang Emperador ay wala na ang kanyang kayabangan ngunit bumalik sa kanyang malumanay at banayad na sarili. Nakakasakit ng loob na makita siyang ganito. Gayunpaman, wala sa mood si Daryl na awa siya. Labis siyang nag-alala, kailan matulog ang Empress. Hindi siya magsasalita sa pagpipinta buong gabi, di ba? Nagtaka siya, lalo siyang nag-alala habang pawis ang kanyang mga palad. Ito ay ang pagtatapos ng taglamig at malapit na sa pagsisimula ng panahon ng tagsibol sa South Cloud World. Gabi na, kaya't isang malamig na simoy ang hamihip at naging sanhi upang manginig si Daryl. Ito ang naging sanhi upang hindi sinasadyang kumatok si Daryl sa mga blinds sa tagiliran. Bagaman mahina ang tunog, sina Daryl at Empress lamang ang nasa silid tulugan, kaya't ang bawat tunog ay maririnig ng malinaw. *T. Sumpa ni Daryl sa sarili. Mahal, ang mukha ng Empress ay natuwa. Ang kanyang mga mata, malabo pa rin, ay nagniningning ng masaya. Hindi niya maiwasang magsalita ng marahan, Mahal, narinig mo ba ako? Mahal, bumalik ka na. Nararamdaman niya siguro ang aking kalungkutan at ibinalik ang iniisip ng emperador.
Mabilis siyang lumakad at nakita ang isang lalaki na nakatayo sa likuran ng pagpipinta, at nanginginig kaagad ang kanyang katawan. Kung siya ay ang kanyang karaniwang sarili at nakakita ng isang lalaki sa kanyang silid tulugan, tatawag siya para sa mga gwardiya ng hari. Gayunpaman, espesyal ang araw ngayon dahil kaarawan ng emperor at lasing siya. Ang kanyang isipan ay ganap na blanco. Ang malabo na pag-iilaw sa silid ay nagpapaisip din sa kanya na si Daryl ang diwa ng kanyang huling asawa. Bago pa makapagreaksyon si Daryl, sumisigaw ng tuwa si Empress nang mahulog ito sa mga braso at niyakap siya ng mahigpit, "Mahal. Namiss mo rin ako. Nandito ka para makita ako, tama." Hindi niya maitago ang malalim na emosyon niya. Habang nagsasalita siya, hindi niya mapigilan ang pagpindot ng mariin sa mukha sa dibdib ni Daryl habang sobrang banayad. Sa sandaling iyon, pagtingin sa Empress sa kanyang mga braso at ang kanyang magandang figure, hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malamig. Lalo na sa sobrang higpit na yakap sa kanya ng emperador, ang nakakaakit nitong samyo ang nagpagulong ikot ng ulo ni Daryl. Walang laman na wala siya sa bango niya. Kabanata 1161. Gamaan ang pakiramdam ni Daryl. Tila ang lasing ng emperador ay napagkamalan niya itong yumaong emperor. Napalunok si Daryl habang nakayakap sa emperador. Hindi ito tama. Magkakaroon ako ng malaking suliranin kung ang Empress ay mahinahon sa paglaon at napagtanto ang katotohanan, naisip niya habang nagpupumilit na palayain ang sarili mula sa yakap ng Empress upang siya ay umalis. Mas humigpit ang yakap ni Empress sa baywang ni Daryl, ikinulong ang lahat ng 10 daliri nito. Walang paraan para palayain niya talaga ang kanyang sarili. Maaaring buhayin ni Daryl ang kanyang panloob na lakas at ilayo ang emperador, ngunit hindi niya ito panang-ahas na gawin ito. "Mahal, bakit hindi ka nagsasalita?" Tuluyan na nagsalita ang Empress habang idiniin ang mukha sa dibdib ni Daryl. "Ilang buwan ka na nawala? Hindi mo ba ako namimiss? Wala kang sasabihin sa akin." Si Daryl ay maaari lamang umubo at lumamig ng pawis nang marinig ang mga salitang iyon. Lumiliko ang mga gulong sa kanyang isipan. Nilinaw niya ang kanyang lalamunan at tinangka na gayahin ang tono ng isang nasa edad na lalaki habang nagsasalita siya, "Mahal ko, syempre, namimiss kita. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako upang makita ka." Nagmamay-ari si Daryl ng kakayahang mabago ang boses, kaya't ang pagbabago ng boses ay isang piraso ng cake para sa kanya. Tulad ng inaasahan, ang emperador ay walang pag-aalinlangan nang marinig niya ang tinig ni Daryl. Naging sobrang emosyonal siya habang niyakap niya si Daryl ng mas mahigpit at nagmamaktol, "Alam ko ito. Kilala kita. Hindi ako makakalimutan, at tulad ng sa akin, namimiss kita araw-araw." Habang nagsasalita siya, hinawakan ng Empress ang mga braso ni Daryl at naglakad papunta sa dragon bed. "Mahal, pahinga muna tayo sa kama. Marami akong nais na sabihin sa iyo. Panipi. Ano, matulog na ba?" Nanigas ang buong katawan ni Daryl habang sinusundan ang Empress sa kama. Habang nakatayo sila sa harap ng dragon bed, umupo si Daryl sa kama. Hindi siya mapalagay sa pagkakaupo niya. "Ito ang higa ng huli na emperor, paano ako nakaupo lang dito?" "Hindi lamang ako nakaupo dito, ngunit ako ay malapit din sa emperador. Kung nakakita sa kanya ang isang gwardiya ng hari, ako ay hahatulan ng kamatayan at tinadtad," naisip niya habang nag-aalala at nagsimulang pawis ng husto. Ang Empress ay lasing pa rin at nahulog sa sarili niyang pantasya. Nakahiga siya sa katawan ni Daryl at nasasarapan ng sobra. Namumula siya at masayang nakangiti ang Empress ay patuloy na nagsasalita ng mahina, "Mahal, sa nakaraang taon, nagsumikap, at hindi ko pinabayaan ang aming imperyo. Hindi kita binaygo. Bukod dyan, nagpaplano si Westrington na atakehin ang South Cloud World, ngunit huwag mag-alala, mayroon kaming isang malakas na hukbo. Kung sasalakayin kami ni Westrington, sasaktan lamang nila ang kanilang sarili. Darating ang diplomat mula sa Westrington bukas. Sigurado ako narito sila upang suriin ang aming mga kakayahan. Ipapakita ko sa diplomatiko ang tunay na kakayahan ng South Cloud World." Patuloy na nagpupunta at pumupunta ang emperador hanggang sa Lomambot at Lomambot ang kanyang boses.
Nag-alala si Daryl. Hindi siya nakinig sa kahit isang bagay na sinabi nito. Tulad ng nakita niyang pagod na ang Empress, sinabi niya sa isang namamaos na tinig, "Mahal, pagod ka na siguro. Gabi na, at lasing na inumin mo. Dapat makatulog ka na. Sige." Masunuri na sagot ni Empress habang nakasandal siya sa kandanggan ni Daryl at nakapikit. Hindi nagtagal, naririnig niya ang paghinga nito ng malalim. Ang Empress ay natutulog ng malalim at inakala talaga na ang yumaong Emperor ay kasama niya pa rin. Hindi gumalaw ng kalamnan si Daryl. Sa sandaling siya ay tiwala na ang Empress nakatulog ba siya tumayo ng maingat. Hindi naglakas loob si Daryl sa oras na ito. Nag-tiptoed siya palabas ng kwarto nang hindi tumunog ng kahit isang tunog. Sa sandaling siya ay nasa labas, ang langit ay nagsimulang lumiwanag, at ang mga dalaga at eunuchs ay nagsimulang lumibot sa palasyo. Ang mukha ni Daryl ay naging madilim sa instant na iyon. Hindi madali para sa kanya na makatakas mula sa Princess Evergreen, ngunit sinakop siya ng emperador sa buong gabi. Gusto ko lang hanapin si Quincy at ibalik ang Dragon Essence. Bakit ganon kahirap? Nabigo si Daryl dahil makakabalik lamang siya sa Forever Green Palace. Wala siyang pagpipilian. Kung maghintay pa siya, maaaring makita siya ng mga tao na iniiwan ang kwarto ni Empress, at siya ay nasa malaking kaguluhan. Hindi nagtagal, bumalik siya sa Forever Green Palace at nakita niyang si Princess Evergreen ay tulog pa rin. Bahagyang nag-flutter ang kanyang pilikmata, at mukhang kalmado at banayad siya. Napakalaking kaibahan nito kumpara sa kanyang malupit na tauhan noong siya ay gising. Tumingin sa kanya si Daryl. Sa sobrang antok niya, kaya humiga siya sa carpet at natulog. Umaga ng sumunod na araw, mahimbing pa ring natutulog si Daryl nang gisingin siya ni Princess Evergreen. "Kapatid Daryl, gumising ka. Pumunta ka sa pangunahing bulwagan kasama ko. Kailangan kong samahan ang kanyang kamahalan upang makilala ang West Ringtone diplomat," sinabi niya sa isang tono na hindi naman naging tunog na bossy at, sa katunayan, parang nagmamakaawa siya. "Espesyal ang dating ito. Kailangan kong dalhin siya kahit saan ako magpunta," naisip niya. "Fine, fine," sagot ni Daryl nang magising siya ngunit parang hindi pa rin namamalayan. Gumugol siya ng 3 araw at 3 gabi sa pagsunod kay Quincy nang walang pagkakataong makapagpahinga. Kahapon, inookupahan niya ang buong gabi sa palasyo, at sa wakas ay nakatulog siya hanggang kinaumagahan. Inaantok talaga si Daryl, ngunit hindi niya matanggihan ang hiling ni Princess. Matapos tulungan ang prinsesa na maghanda at pagkatapos magsabay ng agahan, nagtungo sila sa main hall sa harap ng palasyo. Kapag nakarating sila sa Royal Emperor Main Hall, lahat ng mga ministro ay halos dumating na. Nakatayo silang nakatayo sa magkabilang panig ng pangunahing bulwagan, mukhang seryoso. Tahimik na naupo si Empress sa dragon chair sa gitna ng main hall. Nakasuot siya ng isang matikas na robe na nagpakita. Perpekto ang kanyang katanji tanging katawan. Mukha siyang Englandi at matikas, na nagpapalabas ng lakas ng pamilya ng hari. Hindi mapigilan ng puso ni Daryl ang karera nang makita niya ang emperador. "Lazing talaga ang Empress kahapon, hindi niya ako makikilala, tama." Nagtaka siya bilang mga imahe mula sa insidente noong gabi bago sumabog sa kanyang isipan. Naalala niya noong niyakap siya ng emperador at tinawag siyang yumaong emperor. Napakalambing ng Empress noon at nakakaakit. Hindi siya gaanong malamig at mayabang tulad noon. Pagkatapos ay napalingon si Daryl sa gilid ng Empress nang natigilan siya sa nakita. Kabanata 1162. *T. Narito din si Quincy, naisip niya. Si Quincy ay nakatayo ng tahimik sa tabi ng Empress, nakasuot ng isang mahabang, lila, at gintong damit. Mukha siyang napakaganda at kaakit-akit at may sabay na aura ng isang mandirigma. Si Quincy at ang Empress ay magkatabi, at kapwa tumayo sa kani-kanilang paraan. Parehong perpekto ang hitsura at katawan ng mga kababaihan. Pareho silang mga diyosa, ngunit ang lakas na ipinakita nila ay ganap na magkakaiba. Sa sandaling iyon, nagpanik si Daryl. Hindi na siya tumingin pa at tumayo sa likod ng Princess Evergreen na ang kanyang ulo ay nakayuko,
mukhang isang masunurong yunak. Sa sandaling nakita ni Daryl si Quincy, nagkaroon siya ng pagnanasa ng pagmamadali ng direktang pagpapasa. Nang makita ni Daryl si Quincy, nagkaroon siya ng pagnanasa na magmadali patungo sa kanya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi siya laban sa kapangyarihan ni Quincy sa kanilang one-on-one battle kanina. Kung ako ay sisingilan ng walang habas sa maraming tao sa pangunahing bulwagan, maaari rin akong humiling ng kamatayan, naisip niya. Malinaw na maramdaman din ni Derry na ang mga ministro na nasa harap niya ay pawang mga malalakas na magsasaka. Ang pinakamahina sa gitna ng mga ministro ay isang level 1 Martial Emperor. Mayroong isang dosenang antas ng tatlong Martial Emperors at ilang antas apat na Martial Emperor din. Ang lakas ng buong South Cloud World ay mas mataas ang antas kaysa sa bagong daigdig. Sa kaisipang iyon, mabilis na ikinubli ni Daryl ang kanyang ulo upang hindi siya makita ni Quincy. Narito ang lahat, ang diplomat mula sa Westrington ay malapit nang dumating. Ano ang plano mo? Tumingin si Empress sa paligid habang nagsasalita ang mapupulang labi. Malambing ngunit mahigpit ang kanyang boses. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga ministro ay agad na napag-usapan. Bigla, isang matangkad na figure ang lumabas mula sa karamihan ng tao, nakasuot ng isang mahaba, maitim na berdeng balabal at may masalimuot na mga tato sa magkabilang balikat niya. Mukha siyang matalino. Ito ay si Fletcher Yadil, ang Royal Army General. Si Fletcher Yadil ay 25 taong gulang at nakamit na ang lakas ng Level 4 Martial Emperor. Pinamunuan niya ang hukbo ng hari na binubuo ng 100,000 sundalo. Ang posisyon niya sa South Cloud World ay pangalawa lamang kay Quincy. Ang Empress mataas na nagsalita tungkol sa kanya. Si Fletcher ay yumoko patungo sa Empress ng magalang at nagsalita ng may kumpiyansa at pagmamalaki. Kamahalan. Hindi mahalaga ang layunin ng Westrington diplomat sa kanyang pagbisita, dapat nating mapahanga siya sa lakas ng hukbong South Cloud World. Kung gayon, makakalimutan nila ang tungkol sa anumang mga hangarin na gusto nila, kinailangang umatake sa aming kontinente. Panipi. Ang iba pang mga ministro ay tumango bilang pagsang-ayon. Tama si General Yadil. Hayaang madama ng diplomat ang kapangyarihan ng South Cloud World at tingnan kung paano tayo ihinahambing sa kanyang tahanan. Dapat nating hayaan ang diplomat na umalis sa isang gulat kahit na siya. Dumating sa kumpiyansa, panipi. Oo, may kumakalat na chismis na sasalakayin na kami ni Westrington. Ngunit ngayong nagpadala sila ng diplomate, malinaw na sinusubukan nilang saklawin ang lakas ng South Cloud World. Ang lahat ng mga ministro ay nagsimulang magbigay ng puna habang ang Empress ay tahimik na tumango. Fletcher, ilan ang mga tao na dinala ng diplomat sa Royal City? Tanong ni Quincy, mahal na prinsesa, ang diplomat ay nagdadala ng 500 sundalo. Hindi susundan ng mga sundalo ang diplomat sa palasyo, ngunit manatili sila sa isang motel sa labas ng palasyo. Naghihintay ngayon ang diplomat sa labas ng palasyo, sagot ni Fletcher. Mayroong 2 kababaihan lamang na higit niyang iginagalang sa buong South Cloud World. Isa sa mga ito ay ang kanyang kamahalan, ang Emperador. Ang iba pa ay tiyak na si Quincy. Wala siyang ibang ginawa kundi ang respeto sa kanya. 500 sundalo, napaisip si Quincy. Tumango siya at sinabi sa Emperador, "Kamahalan, aakayin ko ang aking bayan na ibagsak ang 500 sundalo." 500 sundalo ay hindi gaanong karami, ngunit hindi rin ito isang maliit na bilang. Paano kung mayroong hindi pagkakasundo sa pagitan ng diplomat at ng Empress sa paglaon? Mayroong mas kaunting pinsala na maabot kung ibababa ko muna ang 500 sundalo, naisip ni Quincy. Malaki, tumango ang Emperador ng kanyang ulo nang walang karagdagang pag-iisip. Sa pamamagitan nito, diretsong naglakad si Quincy palabas ng pangunahing bulwagan at dinala ang mga gwardya sa hari sa motel sa labas ng palasyo. Nag-aalala si Daryl habang pinapanood ang pag-alis ni Quincy sa palasyo. Gusto niya rin siyang sundan. Gayunpaman, hinaylan ni Princess Evergreen ang braso ni Daryl at marahang sinabi, "Kapatid Daryl, bago ka sa palasyo,
kaya maaaring hindi mo alam ang lahat ng mga patakaran. Dapat mong malaman na sa pangunahing bulwagan na ito, hindi ka makagalaw o makapag-usap, tama. Kung ikaw lumipat ka o makipag-usap, baka maputol ka. O sige, tumanggaw lamang si Daryl sa kanyang ulo na nais niyang umiyak. Kailangan niyang isuko ang pag-iisip na habulin si Quincy at manatiling masunurin. Kabanata 1163. Kamahalan. Isang beteng na naglalakad ng mabilis at lumuhad, ang kamahalan, ang diplomat ng Westrington, ay naghihintay sandali sa labas ng pangunahing bulwagan. Nais mo ba siyang payagan na pumasok sa bulwagan? Tumanggaw ang emperador at sinabing, dalhin mo siya. Habang nagsasalita siya, ang lahat ng mga ministro na nagsasalita pa rin ay sarado ang kanilang bibig kaagad. Lahat sila ay tumingin patungo sa main hall entrance. Ang eunuch ay nakita na humahantong sa isang may edad na lalaki papasok sa hall, dahan-dahang lumalakad ang lalaki ay humigit kumulang na 30 taong gulang, nagsusuot ng isang mahabang, puting buwan na gown, at mukhang matalino. Siya si Yol Walford, ang diplomat na ipinadala ng Westrington Emperor. May plano si Westrington na sakupin ang South Cloud World. Gayunpaman, ang kanilang kaalaman tungkol sa South Cloud World ay limitado. Sa makatuwid, ipinadala ng Emperor ng Westrington si Yol upang malaman ang higit pa tungkol sa lakas ng South Cloud World. Bukod dito, pinaalalahanan din ng Emperador ng Westrington si Yol na turuan ang Empress at ang ministro ng isang aralin pagkarating niya sa South Cloud Palace. Nang makapasok na siya sa main hall, huminga ng malalim si Yol. Napakalakas ng South Cloud World. Lahat ng kanilang mga ministro ay malakas na mandirigma. Hinawakan ni Yol ang kanyang mga kamao upang batiin ang Emperador. Kamahalan, ako si Yol Walford, isang diplomat mula sa Westrington. Pagpalain nawa ang iyong kamahalan ng mahabang buhay. Nakahawak lang siya sa mga kamao, na walang balak lumuhad. Napagpasyahan ni Yol na habang malakas ang South Cloud World, hindi siya kailanman mapapahiya kay Westrington. Galit na galit ang mga ministro sa kawalang galang na ipinakita ni Yol kay Empress. Gaano ka bang ang diplomat ng Westrington? Tumanggi siyang lumuhad sa emperador, ipinapakita na hindi nila igalang ang South Cloud World. Sa sandaling iyon, si Royal Guard General Fletcher ay humakbang at malamig na tumingin kay Yol. Gaano ka manggahas na hindi lumuhad sa kanyang kamahalan? Lahat ba ng mga tao sa Westrington ay bastos? Bang! Tulad ng sinabi niya na, isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa katawan ni Fletcher. Inilock niya ang paningin kay Yol. Sa isang iglap, tumaas ang tensyon sa pangunahing bulwagan, pinaparamdam na inis ang lahat. Bum antong hininga. Nararamdaman ang malakas na aura ni Fletcher, nagbago agad ang mukha ni Yol. Ngumiti siya ng marahan at sinabi, "Pangkalahatan, naniniwala akong mali ka. Isa akong diplomat na ipinadala ng Westrington Emperor upang magsagawa ng isang pagbisita sa South Cloud World. Hindi ako isang mamamayan ng South Cloud World, kaya bakit ako lumuhad?" Tumingin si Yol sa Empress, ngumiti, at nagpatuloy, "Naniniwala akong ang iyong kamahalan ay isang mapagbigay at maunawain na tao. Kaya't mangyaring maunawaan kung saan ako nanggaling." Upang maging matapat, ang kakayahan ng South Cloud World ay napakalakas. Ang malakas at nakakatakot na aura na sumasabog mula sa mga ministro sa harapan ko ay pinaramdam ako ng hingal. Gayunpaman, ang ayer na kumakatawan sa Westrington, hindi ako dapat matakot, naisip niya. "Ikaw." Galit na galit si Fletcher, ngunit hindi niya kayang labanan. Sa isang iglap, nagkaroon ng ideya si Fletcher. Tumingin siya kay Yol at ngumiti. "Diplomat Walford, ikaw ay mahusay magsalita. Hayaan mong tanungin kita noon. Ikaw, bilang isang ministro sa Westrington, ay luluhod kapag nakita mo ang Westrington Emperor, tama. Ang aming Empress ay pareho ang antas ng iyong Westrington Emperor, kaya bakit hindi ka lumuhad para sa kanya?" Panipi. Habang sinabi niya iyon, lahat ay tumanggaw bilang pagsang-ayon. "Tama yan, lumuhad sa emperador. Lumuhad." Panipi. "Gaano kabihasnan ang diplomat ng Westrington?" Sa sandaling iyon,
Ang Prinsesa Evergreen ay labis na naguluhan at hindi mapigil ang bumulong-bulong, gaano kat hindi ang diplomat ng Westrington na ito. Paano hindi siya nakaluhod nang makilala ang kanyang kamahalan? Ngumiti si Daryl nang marinig iyon. Nakatitig din siya kay Yul, iniisip ang kanyang puso. Gaano kabastusan ito, Yul? Gayunpaman, siya ay isang taong may talento dahil maaari siyang manatiling kalmado sa ilalim ng isang nakababahalang sitwasyon. Ang mga ministro ay nakikipag-chat sa kanilang sarili. Si Yul ay hindi nag-alala sa lahat, binago niya ang usapan at ngumiti kay Empress. Ang kamahalan, aking emperador ng Westrington, ay humiling sa akin na maghanda ng isang espesyal na regalo para sa iyong kamahalan. Panipi. Kumuha si Yul ng isang natatanging kahon mula sa kanyang katawan habang ang pangunahing holtern ay tahimik. Ang mga tingin ng lahat ay nakakandado sa kahon na nasa kanyang kamay. Oh, ano yon? Kalmadong sumagot ang emperador, hindi naman nagpapakita ng anumang emosyon. Ngumiti si Yul at binuksan ang kahon upang kumuha ng isang item. Sa sandaling iyon, natigilan ang lahat. Hawak ni Yul ang isang bilog at makapal na bato na jade. Ang bato sa jade ay isa sa mga pinakamataas na kalidad na maaari mong makuha, at halos imposible na bumili ng isang item na may gayong kalidad. Ito ay isang napakahusay na jadel. Kabanata 1164. Walang nakatiyak kung sino ang nagsabi na habang ang lahat ay nakatuon sa jade. Alam ng lahat na ang Westrington ay kilalang kilala sa paggawa ng jade. Ang jade sa mga kamay ni Yul ay puro puti at walang bahid, ang pinakadakilang kayamanan sa lahat ng oras. Napakagandang piraso ng jade. Napakaganda nito kung mailagay mo ang isang string sa pamamagitan nito at ginawang isang kwintas. Oo, napakaganda ng kanyang kamahalan. Kung ang jade na ito ay gagawing pendant para sa kanya, magiging perpektong tugma ito para sa isang perpektong kagandahan. Sandaling ngumiti ang emperador, naririnig ang mga salita ng mga ministro. Bagaman siya ay pagkahari at pinuno ng isang kontinente, siya ay isang babae din na gustong maging maganda. Ang emperador ay natuwa sa mga magagandang salita ng mga ministro. Sa sandaling iyon, ngumiti si Yul habang naglalakad ng ilang hakbang pasulong, at itinaas ang jade sa kanyang kamay, at sinabing, kamahalan. Ang magandang jade na ito ay tinawag na Nine Curves Jade. Ito ay isang kayamanan na hinahanap ng mabuti ng lahat, sa Westrington. 3 taon na ang nakalilipas, kapag ang kontinente ng Westrington ay hindi pa nagkakaisa, ang magkakaibang mga angkan ay palaging hamanin ang bawat isa. Ito ay magdudulot ng pagmamataas sa kanilang angkan kung makuha nila ang jade na ito. Sa wakas, sa sandaling ang Westrington Emperor ay pinag-isa ang lahat, ang Shamsi Curves Jade ay napunta sa kamay ng ating Emperor. Ang mukha ng lahat ay seryoso, at ang pangunahing bulwagan ay nasa buong katahimikan. Sa sandaling iyon, ngumiti si Yul at nagpatuloy, ang dahilan ng pangalan ng jade na ito ay dahil sa maliit na butas na ito sa ibabaw ng jade. Mayroong siyam na kurba at 18 liko sa maliit na butas. Kung nais mong isuot ang magandang jade na ito ang iyong leeg, kung gayon kakailanganin mong ilagay ang isang sinulid sa magandang jade dahil hindi pinapayagan ng maliit na butas ang isang thread na dumaan dito. Sa makatuwid, hanggang sa ngayon, wala pang nakasuot ng magandang jade sa kanilang leeg. Panipi. Habang nagsasalita siya, hinawakan ni Yul ang jade at ipinakita ito sa harap ng mga ministro. Nakita ng lahat na mayroong isang maliit na butas sa gitna ng magandang jade. Ang maliit na butas ay hindi tuwid, ngunit may isang ganap na 18 liko. Tumawa si Yul at sinabi sa emperador, "Kamahalan, bago ako makarating sa main hall, nais kong gumamit ng isang pulang thread upang dumaan sa Nine Curves Jade upang maisuot ito ng iyong kamahalan sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang sinulid ay masyadong malambot, at walang paraan upang makalusot ito sa maliit na butas. Hindi ako ipinanganak na matalino, hindi ako makagawa ng isang paraan upang mailagay ang pulang sinulid." Panipi. Kumuha si Yul ng isang pulang sinulid mula sa kanyang tao at sinabi, "Gayunpaman, narinig ko na maraming mapagkukunan at matalinong tao sa South Cloud World. Lahat ng mga ministro na naroroon ay lubos na matalino.
Naniniwala akong lahat sa iyo ay may malalaman na paraan upang mailagay ang sinulid. Panipi. Binigyan ng Emperor ng West Ringten si Yol ng isang misyon sa kanyang diplomatikong paglalakbay upang malaman ang totoong mga kakayahan ng South Cloud World. Ang mga ministro ng South Cloud World ay napakalakas. Alam niya sa kanyang puso, imposibleng talunin ang South Cloud World sa isang totoong labanan. Gayunpaman, hindi niya nasayang ang kanyang paglalakbay doon. Kailangan niyang mapahiya ang mga ministro ng South Cloud World upang maulat niya iyon sa West Ringten Emperor nang siya ay bumalik. Sa sandaling iyon, agad na napag-usapan ng mga ministro. Ang maliliit na butas na ito ay may 18,000, paano ito madadaan sa isang thread? Tama yan, imposible. Kumunat ang noo ni Daryl habang nakatingin sa Nine Curves Jade. Naging interesado siya rito. Ang paggamit ng isang thread upang dumaan sa isang maliit, hubog na butas sa isang magandang jade ay imposible para sa isang ordinaryong tao. Kahit na ang mga magsasaka ay kailangang maging maingat na hindi magamit ang kanilang panloob na enerhiya. Ang Nine Curves Jade ay labis na marupok at madaling pumutok kung ang isa ay hindi nag-iingat. Malinaw na sinusubukan ng diplomat ng West Ringten na mag-post ng isang imposibleng gawain sa mga ministro upang mapahiya sila. Si Fletcher ay lumakad ng may kumpiyansa. Subukan mo ako, hindi ba madali lamang na malusutan ang thread? Ngumiti si Yol at inabot ang Nine Curves Jade at pulang thread sa kanya. Kinuha sila ni Fletcher at nagsimulang magtrabaho. Sa una, naisip ni Fletcher kung gagamitin niya ang kanyang panloob na enerhiya upang makontrol ang sinulid, madali itong dumaan sa jade. Gayunpaman, napagtanto ni Fletcher na ang jade ay hindi lamang bihirang ngunit napakamarupok din. Hindi niya maaaring kunin ang peligro at nagpasya laban sa paggamit ng kanyang panloob na enerhiya. Matapos ang ilang minuto ay lumipas, si Fletcher ay nagsimulang pawis ng malubha ngunit hindi talaga nagunlad. Ang maliit na butas ay may maraming mga twists at liko na imposibleng ilagay ang thread sa pamamagitan nito. Pinagmamasdan siyang nagpupumiglas, ngumisi si Yol. Nang ang Nine Curves Jade ay unang natapos sa kamay ng West Ringten Emperor, maraming tao ang sumubok ng hindi mabilang na beses, ngunit wala sa kanila ang nagtagumpay. Kahit na ang lahat ng iyong mga tao sa South Cloud World ay malakas, wala sa kanila ang makakagawa nito. Kumusta ka, General Fletcher? Marahang tanong ng Empress na nakaupo doon. Nakita ng Empress na ang dahilan kung bakit ipinakita ni Yol ang Nine Curves Jade upang mapahiya ang mga ministro niya at siya. Gayunpaman, si Fletcher ang kanyang pinakarespetadong ministro. Siya ay makapangyarihan at may talento. Dapat ay may paraan siya upang malutas ito. Namula si Fletcher sa kahihiyan. Ito. Humarap siya sa emperador at sinabing, "Kamahalan, hindi ako naging matagumpay ngayon lang. Susubukan ko ulit." Habang sinabi niya iyon, ang ulo ni Fletcher ay natakpan ng pawis sa buong paligid. Lumipas ang isa pang sandali, at si Fletcher ay hindi pa rin matagumpay. Wala siyang pagpipilian kundi sumuko. Ilang iba pang mga ministro ang sumubok din, ngunit wala sa kanila ang matagumpay. Ang aura sa pangunahing bulwagan ay puno ng pag-igting at kakulaitan. Ang lahat ng mga ministro ay mukhang natalo habang nakaharap sa maliit na siyam na curved jade. Nag-aalala ang lahat ng kanilang mukha, at hindi sila kamukha ng mga makapangyarihang ministro. Ang bawat isa sa mga ministro ay mukhang labis na nag-aalala. Pinatla ng emperador ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid bago niya binuksan ang kanyang bibig upang magsalita. Paano posible na walang makakakuha ng paraan? Maraming mga taong may talento sa South Cloud World, ngunit lahat sila ay natalo ng isang piraso ng jade. Kung ang balita tungkol dito ay kumalat sa iba pang mga kontinente. Kung ang pangyayaring ito ay kumalat sa iba pang mga kontinente, mapahiya ang maharlikang pamilya ng South Cloud World. Sa sandaling iyon, ang pangunahing bulwagan ay nasa buong katahimikan. Si Fletcher at ang iba pang mga ministro ay lahat ay tumingin sa lupa, na mukhang tensyonado. Kabanata 1165. Bumantong hininga si Yol at tumingin sa emperador, kunwaring naaawa. "Kamahalan, bago ako dumating, naisip ko na maraming mga talento, matalino na tao sa South Cloud World.
Naisip ko na tiyak na may isang taong maaaring mailagay ang thread sa butas. Kamahalan, mangyaring huwagbaliw. Hindi ito gawain para sa ordinaryong tao. Kitang-kita ang pinapahiwatig ni Yul. Kahit na ang iyong South Cloud World ay mukhang may kakayahan, ang mga tao ay pawang mga tao na walang utak. Walang isang solong tunay na may kakayahang tao na si Nunel. Nang marinig ng Empress na ang kanyang hindi kapani-pani walang magandang mukha ay nagdilim, gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang katahimikan dahil sa kanyang posisyon bilang isang hari. Galit na galit si Fletcher at ang natitirang mga ministro. Gayunpaman, ito ang katotohanan na wala sa kanila ang nakapaglagay ng sinulid. Ang lahat ay nakatingin lamang kay Yul na galit habang nananahimik-tahimik na nakatitig si Daryl sa Jade, nakakunot ang kanyang mga mata. Napakaganda ng bagay na ito. Paano natin malulutas ito, naisip niya. Isinaalang-alang ni Daryl ang maraming mga paraan upang malutas ito, ngunit wala sa kanila ang gumana. Sa huli, ginamit niya ang kanyang telepathy upang makipag-usap kina Pangtong at Yuan Tiangang sa Seven Treasures Exquisite Pagoda. Mayroon ba kayong anumang paraan upang malutas ito? Telepathy ko na tanong ni Daryl. Sa totoo lang, hindi sinusubukan ni Daryl na tulungan ang South Cloud World, siya ay nag-usisa. Si Pangtong at Yuan Tiangang ay kapwa sikat na pantas na tao sa kasaysayan ng World Universe, dapat magkaroon sila ng paraan upang malutas iyon. Si Pangtong at Yuan Tiangang ay tahimik sa pagoda at nagsimulang mag-isip ng mga solusyon ng tahimik. Ito. Makalipas ang ilang segundo, may naisip si Pangtong at tumawa. Sinabi niya kay Daryl, "Guro, may paraan ako." Mula roon, ipinaliwanag ni Pangtong ang buong pamamaraan. Hindi nakakagulat na siya ay isang henyo at itinuturing bilang matalino bilang Zugyanggal ano ang isang kamanghamanghang perpekto. Natuwa si Daryl nang marinig ang ideya ni Pangtong, at isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin si Yul sa paligid at ngumiti sa emperador habang sinabi niya, "Kamahalan, tila walang sino man ang makakapagbigay ng sinulid. Kamahalan, wala kang paniniwala sa Nine Curves Jade. Gayunpaman, mabuti pa rin ito na itago sa iyong silid tulugan upang hanggan mo ito." Panipi. Ang kanyang mga sarkastikong salita ay isang kompletong kahihiyan ang lahat ng mga ministro ay hindi pipi. Paano nila hindi nalaman ang tunay na kahulugan ng kanyang mga salita? Namula ang mukha ni Fletcher. Hindi niya mapigilan ang sarili na maglakad pasulong at sisigaw kay Yul, "Sino ang nagsabi na walang sino mang makalusot dito? Huwag tumingin sa South Cloud World." Ngumiti si Yul at tamad na sumagot, "Talaga. Para bang may naisip na paraan si General Fletcher." Ay, galit na galit si Fletcher, ngunit wala siyang masabi kahit isang salita. Sa sandaling iyon, galit na galit si Fletcher. Kung ito ay isang martial battle, hindi siya mag-aalala. Ginamit ni Yul ang Nine Curves Jade upang magmukha siyang masama. Nakakairita ito. Walang makakagawa. Sa sandaling iyon, ang Empress ay hindi maaaring umupo pa. Ang kanyang mukha ay malamig habang nakatingin sa paligid, "Ito ang aking utos. Magbibigay ako ng isang malaking gantimpala sa sino mang maaaring maglagay ng sinulid sa Nine Curves Jade. Paano mapahiya ang South Cloud World sa pamamagitan lamang ng isang Nine Curves Jade? Ang Westrington Diplomat ay hindi maaaring gawing tumatawa sa amin. Kudlit." Ang malakas, malinaw na tinig ng emperador ay malinaw na kumalat sa buong main hall. Gayunpaman, ang lahat ng mga ministro na naruroon ay nahihiya at hindi naglakas ng ulo. Walang sumagot. Alam ng lahat na ito ang perpektong oras upang ipakita ang kanilang kakayahan sa emperador, ngunit wala sa kanila ang may kakayahang gawin ito. "Kamahalan, mangyaring subukan ko ang isang boses na narinig mula sa tagiliran, sinundan ng isang figure na naglalakad palabas si Daryl iyon." Si Daryl ay nakasuot ng uniforming eunuch sa oras na iyon. Ang paraan ng kanyang pagbibihis ay isang malaking kaibahan sa kumpiyansa na mayroon siya. Nag-alala si Princess Evergreen nang makita siyang naglalakad palabas. "Kuya Daryl, anong ginagawa mo? Bumalik ka na dito," bulong niya. "Nababaliw na ba siya?"
kung hindi nagawa ng lahat ng mga ministro, anong pagkakataon ang mayroon siya? Ikaw ay isang eunuch lang. Kung hindi siya matagumpay, tatawanan lang kami ng diplomat ng Westrington. Mapapahiya ang buong pamilya ng hari. Higit sa lahat, galit na galit ang aking ina at bibigyan niya ito ng kamatayan. Sino ang maglalaro sa akin sa hinaharap? Labis na nag-alala si Princess Evergreen. Si Daryl, sa kaibahan, ay kalmado habang nakatingin kay Princess Evergreen, inaalo siya. Ang paningin ng lahat ay nakatuon kay Daryl, at mukhang tuliro sila. Ito ba ay isang eunuch lang na sumusubok magpakitang gilas? Ang taong ito ay nais lamang magpakitang gilas dahil narinig niya ang tungkol sa gantimpala. Humihingi siya ng kamatayan. Lahat sa atin ay hindi magawa, sa palagay mo makakaya mo. Natigilan si Yol. Tumingin siya kay Daryl at hindi mapigil ang tumawa, wala nang iba sa South Cloud World. Wala sa mga ministro. Maaaring malutas ito, kaya't nagpas siyang magpadala sa isang eunuch sa halip. Sa mga salitang yon, nahihiya ang lahat. Sarcastic si Yol, ngunit ito ang totoo. Paano pinapayagan ng South Cloud World ang isang eunuch na matugunan ang hamon? Siya na naman. Naisip ng Empress bago siya sumigaw kay Daryl, get palabas. Ang eunuch na ito ay wild na naglaro kasama ang Princess Evergreen, at pinatawag ko siya. Paano ba naglakas loob na gumawa ulit siya ng kalokohan sa main hall? Nais ba niyang mamatay? Naisip niya. Hindi man lang nagpanik si Daryl nang maramdaman niya ang galit ni Empress. Kamahalan, may paraan ako upang malusutan ang sinulid. Aniya, nakangiti, mukhang kalmado at tiwala siyempre, ang paraan ay ang sinabi sa kanya ni Yuan Tiangang. Kabanata 1166. Hindi mapigilan ni Fletcher ang kanyang sarili at pinagalitan si Daryl, itinuro sa kanya, paano mo ito malulutas kung lahat tayo ay hindi magawa? Huwag kang magpakatanga, bumalik ka agad. Naramdaman ni Fletcher na sinusubukan lamang ng eunuch ang kanyang kapalaran upang makuha ang gantimpala ng Empress. Kasabay nito, lahat ng ministro ay pinagalitan din si Daryl. Tama yan. Bakit kagaya ng maliit na eunuch na sinusubukan mong maging tanga? Alam mo ba kung ano ang mga kahihinatnan kung hindi ka matagumpay? Ang bastos mo naman. Abala ang lahat sa pagsigaw. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa ng tahimik habang nakatingin sa paligid. Kaya't kung wala sa inyo ang nagawang magtagumpay, walang ibang pinapayagan na subukan. Tiwala ako na magtatagumpay ako. Bukod dito, hindi ko sinusubukan na magpakitang gilas. Ginagawa ko ito upang may save ang South Cloud World reputasyon. Panipi. Nang sinabi niya iyon, wala nang sasabihin si Fletcher at ang iba pa. Malinaw na alam ni Daryl kung ano ang iniisip ni Fletcher at ng iba pa. Nag-aalala sila na kung magtagumpay siya, ipapakita nito kung walang silbi ang mga ministro. Ang totoo ni Daryl ay walang balak magpakitang gilas. Gayunpaman, nang marinig niya ang Empress na nagbanggit ng gantimpala, nagkaroon ng malalim na pag-iisip si Daryl. Ito ay halos imposible para sa kanya bilang isang maliit na eunuch upang makuha ang Dragon Essence mula kay Quincy. Gayunpaman, kung mayroon siyang pagkilala mula sa Empress, maaaring magkaroon siya ng mas maraming mga pagkakataon upang manatili malapit sa Quincy at ibalik ang Dragon Essence. May solusyon ka talaga, kalmadong tanong ng Emperador, nakatingin kay Daryl. Hindi nagsalita si Daryl ngunit tumango ang ulo. Nang makita iyon, sumulong si Prinsesa Evergreen at hindi mapigil ang sabihin, kamahalan, mangyaring subukan niya. Nang sinabi niya iyon, hindi mapigilan ni Princess Evergreen na tumingin kay Daryl. Sa umpisa, akala ng Princess Evergreen na naglalako lang si Daryl. Matapos niyang makita kung gaano siya kumpiyansa kay Daryl, nagbago ang isip niya. Ipagmamalaki din niya kung siya ay magtagumpay. Sige kung ganun, inaaprubahan ko. Ngunit kung nabigo ka, aalisin ka sa palasyo at papatayin, tumango ang Emperador matapos ang pakikinig kay Princess Evergreen ang bagay na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit ito ay tungkol sa reputasyon ng South Cloud World, na ipatupad. Sa kabutihang palad, alam ko ang solusyon, kung hindi man, isusugal ko na ang buhay ko. Narinig iyon,
Nagsimula ang takbo ng puso ni Daryl, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Huwag kang mag-alala, kamahalan, hindi kita bibigwin. Si Fletcher at ang iba ay nakangisi. Hindi nila maitago ang paghamak sa kanilang mga mukha. Sinusubukan ng isang eunuch na mapahanga ang Empress. Naghihintay lang siya na ma-decapitate siya. Naramdaman nila na si Daryl ay nagpapanggap lamang na kalmado at wala siyang solusyon. Punong-puno ng pagkasuklam din ang ekspresyon ni Yol. Kung wala ang solusyon ng mga ministro, paano ito magagawa ng isang eunuch? Gagawin niya lang itong kaloko. Si Daryl ay hindi naabala ng lahat ng mga hitsura ng paghamak mula sa lahat. Kinuha niya ang 9 curves jade at pulang thread. Tumingin siya sa kanila at sinabi sa emperador, "Kamahalan, maaari ba kayong kumuha ng isang taong maghanda ng ilang pulot para sa akin?" "Mahal, ano para sa lahat?" ang nagtaka habang si Fletcher at ang iba pang mga ministro ay nagkatinginan. Hindi mapigilan ni Fletcher na asarin si Daryl, "Hoy eunuch, sinusubukan mo bang pakainin ang iyong sarili? Alam mong mapuputol ka." Hindi napigilan ng bawat isa ang kanilang mga tawa, ngunit walang naglakas loob na tumawa ng sobrang lakas. Hindi mahalaga kung ano, si Yol na diplomat ng Westrington, ay naroon pa rin. Ang Empress ay pumutok sa kanyang mga mata sa pagkalito ngunit winegayway ang kanyang kamay, hindi nagtagal, isang dalaga ang nagdala ng isang bote ng pulot. Kinuha ni Daryl ang pulot at inilapat ang kaunting bahagi nito sa isang dulo ng maliit na butas sa 9 curves jade. "General Fletcher, patawarin mo ako. Maaari mo ba akong tulungan na makahuli ng langgam?" Aniya, nakangiti kay Fletcher. Si Fletcher ay kumilos ng mayabang na simple dahil siya ay ang Royal Guard General at lubos na iginagalang ng emperador. Dahil siya ang pinakatawa kay Daryl, nais ni Daryl na sakupin ang pagkakataong ito upang bigyan siya ng lasa ng kanyang sariling gamot. "Ano? Makibalita ng langgam, kudlit." Tinanong ng isang batenge ang general na mahuli ang langgam. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na pinagtataka ng lahat? Agad na nagbago ang mukha ni Fletcher habang nakatitig siya kay Daryl sa galit, "Ano ang sinabi mo? Hinihiling mo ba sa akin na hamuli ka ng langgam para sa iyo?" Natigilan din ang lahat. Gaano kabaliw ang beteng na naglakas loob siyang umorder kay General Fletcher? Alam ba niya na siya ang paboritong tao ng Empress? Ngumiti si Daryl at patawa ng tawa kay Fletcher. Ito ay mahalaga para sa reputasyon ng South Cloud World. Pangkalahatang Fletcher, mangyaring magsakripisyo ng kaunti. Malalim na kami ngayon sa taglamig, hindi madali para sa mga sundalo na makahanap ng mga langgam. Panipi. Habang sinabi niya iyon, tumanggaw din ang emperador, "General Fletcher, umalis ka. Magmadali." Daryl ay picked ang Empress pag-usisa. Ang eunuch na ito ay humihingi ng honey at ngayon ay humihiling ng isang langgam. Bagaman tila hindi ito makapaniwala, tila siya ay may kumpiyansa, at malinaw naman na mayroon siyang paraan. "Oo, kamahalan." Nang marinig ang utos ng Empress, naglakas loob si Fletcher na huwag magpalayo pa at tumakbo palabas ng main hall. Gayunpaman, pinandilatan niya si Daryl nang tumalikod na siya para umalis. "Paano maglakas loob maliit na beteng bigyan ako ng mga order? Hihintayin kita na may patay pagkatapos mong mabaygo, at nandoon din ako upang saksihan din." Di nagtagal, bumalik si Fletcher kasama ang ilang mga langgam at iniabot kay Daryl. Sa sandaling iyon, ang focus ng lahat ay kay Daryl. "Una honey, pagkatapos ants. Ano ang sinusubukan niyang gawin?" Ngumiti si Daryl, dahan-daw ang itinali niya ang sinulid sa katawan ng langgam at inilagay ang langgam sa maliit na butas ng 9 curves jade. Sa sandaling iyon, isang bagay na hindi kapani-paniwala ang nangyari. Tulad ng paglapat ni Daryl ng ilang pulot sa kabilang dulo ng maliit na hawakan, naamoy ng langgam ang halimuyak ng pulot at nagsimulang gumapang. Bagaman ang maliit na butas ay may mga likot at likot, madali itong dadaanin ng langgam sa kanyang maliit na katawan. Kasabay nito, natural na dinala nito ang pulang thread. Di nagtagal, binuhat ni Daryl ang 9 curve jade na maayos na nakatali sa pulang thread at ipinakita ito sa paligid. Pagkatapos ay nagtapos siya ng nakangiti kay Empress. "Kamahalan,
Natapos ang misyon. Ang pangunahing bulwagan ay nasa buong katahimikan. Napakatahimik na maririnig mo ang tunog ng pagbagsak ng isang karayom. Kabanata 1167. Gamit ang langgam upang dalhin ang pulang sinulid sa palasyo ng Jade, anong hindi ka panipani walang ideya? Kamangha-mangha. Natuwa si Princess Evergreen at hindi mapigil ang mapalakpak siya habang sumisigaw. Halos sumigaw si Princess Evergreen kay Brother Daryl dahil sa kanyang kaba. Sa kabutihang palad, nakontrol niya agad ang sarili niya dahil hindi ito naaangkop sa sitwasyong iyon. Binago niya ang kanyang tono bago nagsalita, magaling iyon. Napakatalino. Ang hindi kapani-pani walang magandang mukha ng Empress sa wakas ay napangiti. Tumingin siya kay Daryl at tumango habang sinasabi, mahusay. Napakahusay, napakagaling. Hindi kailanman inaasahan ng Empress na ang isang eunuch ay may ganoong napakatalino na pag-iisip. Humanga siya. Tulad ng para kay Fletcher at sa iba pang mga ministro, lahat sila ay naramdaman na nalilito. Napatingin sila kay Daryl at gulat pa rin. Akala ng lahat na ang eunuch ay hindi magtatagumpay, ngunit ginawa niya ito ng hindi inaasahan, Diplomat Yol. Maraming mga pantas na tao sa South Cloud World. Kahit isang simpleng eunuch ay nakapaglagay ng sinulid sa Jade, hindi ka ba namangha? Nakangiting sabi ni Empress. Ang Empress ay tumingin kay Daryl na may pagmamalaki. Natuwa siya, at nais niyang gantimpalaan kaagad si Daryl nang mapanatili niya ang reputasyon ng South Cloud World. Gayunpaman, pinigilan ng Emperador ang kanyang sarili. Habang pinapanood siya ng diplomatong Westrington, hindi siya masyadong nagpakita ng emosyon tulad ng Emperador. Ito. Narinig ang tanong, pinisil ni Yol ang isang ngiti habang nakatingin sa. Nahihiya si Empress. Ngumiti siya sa Emperador at sinabi, humanga ako. Ang paggamit ng isang langgam upang pangunahan ang pulang sinulid ay talagang hindi kapani-paniwala at hindi inaasahan. Sa sandaling iyon, parang nabigo si Yol. Naisip niya na habang may kakayahan ang South Cloud World, walang sino man ang makakagapos ng sinulid sa Jade. Naisip niya na maaari siyang magturo sa kanila ng isang aralin sino ang nakakaalam na ang isang eunuch ay malulutas ito madali sa huling sandali. Ang kanyang mga plano ay ganap na nabigo, si Yol ay nalungkot at nag-alala habang iniisip niya kung paano siya mag-uulat pabalik sa Westrington Emperor. Si Westrington ay napahiya ng insidente na ito ng Nine Curves Jade. Hindi nagtagal si Yol at nagpaalam kay Empress nang umalis siya kaagad matapos si Yol left, tinanong ng Emperador ang mga ministro na umalis. Sa isang iglap, lahat ng mga ministro ay naglakad palabas ng pangunahing bulwagan sa mga pangkat. Si Daryl ay nalulumbay habang sinusundan niya ang natitirang mga tao sa labas ng main hall. Hoy ikaw! Narinig ni Daryl ang isang malamig na boses na napuno ng paghihiganti sa paglabas niya palabas. Tumingin si Daryl at nakita si Fletcher na nakatayo roon na may madidilim na ekspresyon. Malinaw na, hindi masaya si Fletcher nang utusan siya ni Daryl, ang Royal Guard. General, na mahuli ang isang langgam. Palaging puno ng kanyang sarili si Fletcher dahil alam niyang pinaburan siya ng Emperador. Isa rin siya sa paghawak ng sama ng loob. Napahiya siya sa main hall ngayon lang, kaya paano niya tatanggapin yan? Pinalibutan sila ng lahat ng mga ministro kung ano ang kaguluhan. Bulong nila sa isa't isa, kita nyo, ang eunuch ay nagkakagulo. Haha, how dare the eunuch order General Fletcher to catch an ant in the main hall kanina? Siguradong nasa gulo siya. Tama iyon, gaano man siya katalinuhan, hindi niya dapat ininsulto si General Fletcher. Naririnig ang mga salita ng lahat at nararamdaman ang matinding titig ni Fletcher, hindi man lang nagpanik si Daryl. Tumingin siya kay Fletcher at ngumiti, oo, General Fletcher. Inangat ni Fletcher ang kanyang paa at inilagay ito sa hagdan, mukhang mayabang habang sinabi niya ng malamig, marumi ang aking bota. Eunuch, halika at linisin ito. Determinado at mabangis si Histon. **T**, dapat na nangangarap ka, hinihiling sa akin na linisin ang iyong bota. Natigilan si Daryl habang nakangiti at sinabing, paumanhin,
General Fletcher, sa palagay ko hindi ito tungkulin na maglingkod sa iyo. Natigilan ang lahat. Gaano kabaliw ang beteng na ito na naglakas loob siyang magsalita kay General Fletcher sa ganitong paraan? Kabanata 1168. Ang mukha ni Fletcher ay mapula at mukhang galit, gaano kamanggahas na maliit na eunuch. Parang bago ka pa rin sa palasyo at hindi alam kung ano ang nangyayari. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ako ang Royal Guard General, at Her Majesty iginawad sa akin ang gintong badge. Sa gintong badge na ito, malayang makakapasok at makalabas ng palasyo. At para sa mga eunuch na tulad mo, dapat kang makinig sa aking utos ng walang kondisyon. Naiintindihan, panipi. Binalim ni Fletcher ang kanyang kamay at inilabas ang maken tab na gintong badge. Sa instant na iyon, ang lahat ng mga ministro ay naging seryoso at naiinggit nang makita ang gintong badge. Iyon ang gintong badge na iginawad ng emperador. Ito ang simbolo na nagpakita ng kahalagahan ng isang tao. Hanggat si Fletcher ay mayroong gintong badge, hindi maitanggi ni Daryl ang kanyang mga order kahit gaano ito katawa-tawa. Gayunpaman, si Daryl, bilang Elysium Gate Sect Master, ay hindi kailanman aliwin ang ganitong uri ng kahihiyan. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Daryl ang gintong badge at ngumiti nang magaan siya ay tamad na magsabi, kaya't tumalikod siya at umalis. Gusto mo bang mamatay? Agad na galit si Fletcher. Maraming mga ministro na nakatingin sa akin, at hindi ako pinansin ng isang maliit na beteng. Namula ang mukha ni Fletcher habang sumisigaw, dahil gusto mong mamatay, hayaan mo akong tulungan ka. Bang! Tulad ng pagsasalita niya, itinaas ni Fletcher ang kanyang kamay, at malakas na. Lakas ang sumabog habang direktang ipinadala kay Daryl. Ang paligid ng hangin ay naging baluktot. Ito ay isang nakakatakot na paningin. Nang makita iyon, natigilan ang mga ministro. Sa kanilang paningin, ang isang eunuch ay alipin lamang na walang karapatang pantao. Kung ang isang eunuch ay wala sa linya, karapat dapat siyang bugbugin hanggang sa mamatay. Kumulo ang galit sa loob ni Daryl nang makita ang papalapit na kamao ni Fletcher, kahit malamig siyang nakangiti. Ayokong makipag-away sa iyo, subalit humihiling ka ng higit pang kaguluhan, naisip ni Daryl habang palihim niyang pinapagana ang kanyang purong panloob na enerhiya. Kahit na malakas si Fletcher, wala siyang laban kay Daryl. Tulad din ng parang sasaktan ng mga kamao ni Fletcher kay Daryl, sa kritikal na sandaling iyon, isang sigaw ang narinig mula sa hindi ganon kalayuan. Itigil mo yan. Ang tinig ay hindi masyadong malakas ngunit mahigpit. Mabilis na huminto si Fletcher at lumingon upang tumingin. Nakita niya ang isang kaakit-akit na figure na naglalakad patungo sa kanila at isang magandang-maganda ang mukha na may hitsura ng inis. Ito ay ang Princess Evergreen. Your Highness, ngumiti si Fletcher at binati kaagad siya. Bagaman mataas ang posisyon ni Fletcher, hindi siya naglakas loob na magpakita ng anumang maling asal sa harap ng Princess Evergreen. Hindi mahalaga kung ano, ang Princess Evergreen ay paboritong anak na babae ng Empress, at siya ay kilalang kilala sa pagiging pilyo. Ang lahat ng iba pang mga ministro ay mabilis na yumoko upang batiin din siya. Gayunpaman, hindi man lang tumingin si Princess Evergreen kay Fletcher habang nilalakad niya ito kaagad. Nang makarating siya sa harap ni Daryl, malumanay na tinanong ni Princess Evergreen na may pag-aalala, ayos ka lang ba? Ano, ang prinsesa ay nagmamalasakit sa isang maliit na batenj. Iyon. Nagulat ang lahat nang makita iyon. Ito ay isang hindi makapaniwalang paningin sa kanila. Dapat tandaan ng isa na ang Princess Evergreen ay kilalang kilala sa pagiging malupit at spoiled. Gustong-gusto niyang maglaro ng mga nakakatawang trick at laro. Karamihan sa mga eunuchs ay pinalo niya. Ano ang nangyari ngayong araw?
Natigilan din si Fletcher, mukhang tuliro. Nang hindi hinihintay si Fletcher na tipunin ang kanyang mga saloobin, malamig na tumingin sa kanya si Princess Evergreen. "General Fletcher, how dare you? How dare you, as the Royal Guard General, bully a little eunuch? How dare you?" Galit na galit ang prinsesa habang iniisip niya, "Napakahirap para sa akin na makahanap ng isang kagiliw-giliw na kalaro, at halos mapatay siya ni Fletcher. Sa kabutihang palad dumating ako ng tamang oras. Pagkalipas ng isang segundo at si Brother Daryl ay maaaring patay na karne." Hindi pa rin alam ni Princess Evergreen na kung sila talaga ang maglalaban, manalo si Daryl o Fletcher. Kabanata 1169. Ang pula ng mukha ni Fletcher nang harapin ang pagtatanong ni Princess Evergreen, "Princess Evergreen, nagkamali ka ng pagkakaintindihan. Hindi ko sasaktan ang eunuch na ito, nagbibiro lang ako sa kanya," sagot niya, nakangiti ngunit sa loob, nabigo siya. Nakakatawa na si Princess Evergreen, na palaging ginagampanan ang kanyang mga lingkod, ay pinoprotektahan ang maliit na battage. Isang bihirang paningin, kinumo ni Princess Evergreen ang kanyang mga mata habang malamig na sinabi niya, "Joke. Hindi ko iniisip, nakita kong inaatake mo siya. Panipi." Nakita ng Prinsesa Evergreen kung ano ang malinaw na nangyari. Kahit na ina-trust ni Fletcher ang kanyang kamay sa tamang panahon, nakikita pa rin ang nakamamatay niyang aura. "Ang iyong mahal, dapat ay naintindihan mo." Mapait na ngumiti si Fletcher, inosente ang mukha. "Nagbibiro lang ako sa maliit na eunuch na ito. Kanina pa siya tumulong upang mapanatili ang reputasyon ng South Cloud World. Bakit ko siya atikain? Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mong tanungin ang natitirang ministro." Tulad ng sinabi niya, ang lahat ng mga ministro ay tumanggo kaagad sa pagsang-ayon, "Tama iyan, Princess, naintindihan mo si General Fletcher. Hindi gagamitin ni General Fletcher ang kanyang mga kamao upang labanan ang isang eunuch. Sa totoo lang, wala sa mga ministro ang nais na tulungan si Fletcher sa kanyang mga kasinungalingan, ngunit wala silang pagpipilian. Si Fletcher ay ang paboritong tao ng emperador, at siya ay iginagalang, ayaw nilang magulo sa kanya." Nang makita iyon, malamig na tumawa si Daryl ngunit hindi nagsalita. Maaaring magsinungaling ang general nang hindi pumikit. Nang makita ang sinabi ng iba, wala ring masabi din si Princess Evergreen. Ngumiti siya at sinabi kay Daryl, "Halika na." Habang nagsasalita siya, naglalakad siya patungo sa direksyon ng Forever Green Palasyo. Sumunod si Daryl sa likuran niya. Sa totoo lang, ayaw ni Daryl na magkaroon ng anumang relasyon sa Princess Evergreen. Gayunpaman, hindi pa rin niya mahahanap ang Dragon Essence. "Kailangan kong ipagpatuloy ang pagsisiyasat sa palasyo, tulad nito, kailangan ko ng proteksyon ni Princess Evergreen sa ngayon." Kudlit. Nang makarating sila sa Forever Green Palace, muling nagmamataas si Princess Evergreen. Hinawakan niya ang mga braso ni Daryl at naiinip na sabi, "Kapatid Daryl, maglaro tayo ng laro. Ikaw ang magiging master, at ako ang magiging katulong, masahe ko ang iyong mga paa para sa iyo." *T. Ang parehong laro araw-araw, hindi ba siya nababato? Naisip niya. Nais ni Daryl na umiyak, iniisip niya kung paano niya ito tatanggihan. Sa sandaling iyon, isang dalaga ang nagsalita mula sa labas, "Ang iyong kamahalan, inimbitahan ng kamahalan si Eunuch Daryl na magtagpo sa Prosperous Cloud Palace." Sa sandaling iyon, itinuro ng katulong si Daryl na may paghanga sa mga mata. Ang balita tungkol kay Daryl na nilulutas ang hamon na itinakda ng Westrington diplomat ay kumalat na parang apoy sa lahat ng sulok ng palasyo. Narinig iyon, hindi masaya si Princess Evergreen habang kinawayan niya ang kanyang mga kamay ng walang pasensya. "Mabuti, umalis ka na." "Opo, umalis na agad ang maid." Tumingin si Princess Evergreen kay Daryl habang nakangiti, "Kapatid Daryl, nais ka ng mahal na hari na makilala ka. Kailangan niyang gantimpalaan ka, kaya mas mabuti kang magmadali. Dali-dali at bumalik ka din ng mabilis. Naghihintay ako upang makipaglaro ikaw." "Mabuti."
Ngumiti si Daryl at tumango ang ulo. Umalis siya kaagad sa ilalim ng nakabantay na tingin ni Princess Evergreen, akala ko nakalimutan na ng Empress ang aking gantimpala. Si Daryl ay nasa sabik habang iniisip niya, kung tatanungin ako ng Emperador kung ano ang nais bilang isang gantimpala, tiyak na sasabihin ko sa kamay ni Quincy ang Dragon Essence. Tiyak na igagalang ng Emperador ang kanyang mga salita. Noon, gaano man kagusto si Quincy, hindi siya makakalaban sa utos ni Empress. Hindi nagtagal ay dinala si Daryl sa Prosperous Cloud Palace ng isang dalaga. Ang maunlad na Cloud Palace ay ang karaniwang lugar kung saan tinipon ng Emperador ang mga ministro upang magtipon. Mayroong isang hardin sa labas ng Prosperous Cloud Palace, at ang kapaligiran ay mapayapa. Kabanata 1170. Nang pumasok si Daryl sa hardin, nakita niya ang Emperador na nakaupo sa dragon chair na may ilang mga maid-maid na masigasig na pinaglilangkuran siya. Ang ilang mga ministro ay nakaupo sa isang mesa ng tsaa sa gilid, binibigkas ang mga tula. Gustong-gusto ng Empress ang sining, chess, musika, tula, at mga kanta, kaya palagi niyang iniimbitahan ang ilang mga ministro para sa isang recital ng tula. Ang lahat ng mga ministro ay nakatingin kay Daryl habang siya ay papasok. Dumiretso si Daryl at pumasok at yumoko kay Empress. Kamahalan. Nakangiti si Empress habang nakatingin kay Daryl at marahang sinabi. Ginamit mo ang langgam upang itali ang pulang sinulid sa pangunahing bulwagan. Magaling. Nangako ako dati na gantimpala ka kung magtatagumpay ka. Humigop si Empress ng kanyang tsaa at ngumiti. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo bilang gantimpala? Naging emosyonal si Daryl. Nang walang pag-iisip, sinabi niya, Kamahalan, maaari ba akong humingi ng anumang bagay? Ang mga mata ni Daryl ay puno ng pagkawalang pag-asa, ngunit hindi niya maiwasang tumingin sa Empress. Ang Empress ay hindi may kakaila na kaakit-akit. Ang kanyang biyaya at kaseksihan sa aura ng pamilya ng hari ay ginawa siyang talagang kaakit-akit, mahinang ngumiti ang Emperador. Oo naman, sabihin mo lang sa akin kung ano ang wish mo. Huminga ng malalim si Daryl at sinabi, isa lang ang gusto ko at wala ng iba. Ang item na ito ay tinawag na Dragon Essence. Dragon kakanyahan. Nagtataka ang Emperador habang inilalagay ang kanyang tsaa. Ano yan? Nakita niya ang hindi mabilang na kayamanan mula sa buong mundo, ngunit iyon ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa Dragon Essence. Ang natitirang ministro ay nagkatinginan din sa bawat isa. Malinaw na hindi nila alam ang tungkol sa Dragon Essence din. Ngumiti si Daryl. Kamahalan, ang Dragon Essence ay hindi tunay na kayamanan ng mundo. Ito ay isang item lamang na mayroong espiritual na enerhiya. Tumango ang Emperador at ngumiti. Ngunit wala ako. Bang! Mabilis na lumuhad si Daryl at sinabi ng Taos Pusong, Kamahalan, narinig ko na si Princess Quincy, na kagagaling lamang mula sa World Universe, ay nakuha ang Dragon Essence. Tulad nito, nais kong utusan ng Kamahalan si Princess Quincy na igawad ang Dragon Essence sa akin. Panipi. Ayokong lumuhad ni Daryl. Gayunpaman, habang naiisip niya ang Little Fairy, na naghihintay pa rin sa kanya upang iligtas siya, kahit ang kanyang karangalan ay hindi mahalaga sa sandaling iyon. Ang mga ministro ay tuliro habang tinitingnan nila si Daryl na naguguluhan. Paano naglakas loob sa munting eunuch? Gusto niya ng isang bagay na pag-aari ni Princess Quincy. Kahit na ang Empress ay kumunot ng kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang kapaligiran sa Prosperous Cloud Palace ay naging tensyon na do sa palasyo ng New World, ang New World Emperor ay nakaupo sa Dragon Chair sa pangunahing bulwagan ng palasyo. Madilim ang kanyang mukha habang ang mga ministro ay nakatayo sa kanyang panig sa isang maayos na pamamaraan. Lahat sila ay mukhang seryoso, at ang kapaligiran ay tensyonado. Nakatayo si Yvette sa tabi ng New World Emperor, nakasuot ng isang mahabang damit na prinsesa. Tahimik siyang nakatayo, at malalim ang iniisip niya. Sa sandaling iyon, si Yvette ay labis na nag-alala at nakaramdam ng pagkabalisa. Pagkabalik mula sa lambak sa Great East kanina, nalock ng Emperor si Ambrose. Kahit anong pagsubok niya,
hindi siya binigyan ng kanyang ama tatalakayin ng Emperor ang kanilang gagawin kay Ambrose sa kanilang pulong sa umaga kasama ang mga ministro. Si Ambrose ay bata pa lamang. Lalong nag-alala si Yvette habang iniisip siya. Kabanata 1171. Ang New World Emperor ay tumingin sa paligid at dahan-dahang nagsalita, "Mga ministro, nakakuha ng isang bata." Ang batang ito ay nauugnay sa isang traidor ng Grandmaster Heaven Cult. Ano ang inirerekomende nating lahat na ginagawa namin sa bata? Itinaas niya ang kamay papunta kay Sawyer. "Sawyer, dalhin mo siya rito." "Oo, kamahalan." Sagot ni Sawyer at mabilis na lumabas ng main hall. Hindi nagtagal, bumalik si Sawyer na may ilang mga gwardya na nakahawak sa isang maliit na katawan sa likuran niya at pinaluhod ang bata sa pangunahing bulwagan. Si Ambrose Darby iyon. Mahigpit na nakatali ang katawan ni Ambrose, mapatla ang mukha, at mahina ang paghinga. Ang kanyang maliit na mukha ay hindi na nagtataglay ng kawalang kasalanan at kagalakan ng isang maliit na bata. "Ambrose!" Isang boses ang umungal habang ang isang figure ay lumakad mula sa gitna ng mga ministro. Si Lord Kenny Bread iyon. Mula nang umalis si Monica sa palasyo ng Guangping, nakalimutan na ni Lord Kenny ang kahulugan ng buhay. Ginugol niya ang buong araw na walang ginagawa kahit na parang nawala ang kanyang kaluluwa. Wala rin siya sa mood ng tipunin ng New World Emperor ang lahat ng mga ministro para sa isang pagpupulong ngayon. Hindi siya nabagabag nang binanggit ng New World Emperor ang pagkuha ng isang anak na traidor, ngunit hindi niya inaasahan na ang bata ay si Ambrose. Sa sandaling iyon, si Lord Kenny ay tumingin ng diretso kay Ambrose. Nakita niya ang kanyang maliit na katawan na puno ng mga galos, at hindi siya sigurado kung magkano ang pagdurusa na pinagdaanan ni Ambrose. Nanginginig ang katawan ni Lord Kenny, at sumakit ang kanyang puso na parabang hiniwa na bukas. Sa susunod na segundo, ang kanyang mga mata ay namula, at siya ay sumugod. Upang itulak ang dalawang gwardya ng hari, niyakap niya si Ambrose at hinawakan siya sa isang mahigpit na yakap. "Ambrose, Ambrose," patuloy na nagbubulungan si Lord Kenny. Isang lalaking pitong talampakan ang taas ay umiiyak hanggang sa mapula ang kanyang mga mata. Matapos na humakbang si Ambrose sa pangunahing bulwagan, naging maingat siya. Siya ay maliit pa, kaya't kinilabutan siya habang nakaharap sa malakas na aura ng Emperor matapos yakapin ni Lord Kenny at biglang marinig ang pamilyar na boses. Sa wakas ay natipon ni Ambrose ang kanyang saloobin. Hindi na niya napigilan at umiyak agad. "Pare, pare!" Umiyak si Ambrose, yakap-yakap si Lord Kenny na parabang nag-aalala siya kung pakawalan niya, mawawala si Lord Kenny. Nagulat siya at natuwa, akala niya nananaginip siya nang makita niya ang kanyang ama. Natigilan ang lahat habang nakatitig kay Lord Kenny at sa bata. Naguluhan sila habang ang mga pag-iisip ay umiikot sa kanilang mga ulo. Bakit tinawag ng batang iyon ang ama ni Lord Kenny? Ang bata ay nakuha sa kalto ng traidor. Ano ang nangyayari? Nang iginawad ng New World Emperor si Monica kay Lord Kenny, si Monica at ang kanyang anak ay nanirahan sa Guangping Palace sa lahat ng oras na ito. Bihira silang humakbang palabas. Tulad ng Natirin, karamihan sa mga ministro ay hindi alam ang relasyon sa pagitan ng Lord Kenny at Ambrose. Nang makita iyon, masayang ngumiti si Yvette. Bagaman ang bata ay hindi biological na anak ni Lord Kenny, tinatrato niya siya bilang kanyang anak. Ang pagmamahal na ipinakita ni Lord Kenny ay karapat-dapat igalang ng lahat. "Ambrose, ayos lang. Ayos lang. Nandito ako." Si Lord Kenny ay nagpatuloy sa pag-aliw kay Ambrose habang nakayakap sa kanya. Sumakit ang kanyang puso, at bumagsak ang luha sa kanyang mga mata habang marahan siyang nagtanong sa kanya. "Ambrose, anong nangyari sa nanay mo? Nasaan siya?" Kapag nabanggit niya si Monica, ang mga mata ni Lord Kenny ay napuno ng pag-aalala. Kabanata 1172. Humikbi si Ambrose at sumagot, "Si nanay ay may kakatwang tiyuhin. Ang kakatwang tito ay baliw. Natatakot ako sa kanya. Pare, namimiss ko ang ina." Ang nakatutuwang tiyuhin na binanggit ni Ambrose ay ang cult master ng Grandmaster Heaven Cult. Nababaliw siya,
kaya tinawag siya ni Ambrose na isang kakatwang tiyuhin, weird tito. Nang marinig iyon ni Lord Kenny, kinalito niya ang kanyang mga mata. Hindi ba bumalik ang aking mahal sa World Universe upang hanapin si Daryl? Bakit kasama siya ng isang baliw na lalaki? Bang! Sa sandaling iyon, hindi na kinaya ng New World Emperor. Malakas niyang hinampas ang mga kamao sa Dragon Chair at tinitigan si Lord Kenny habang sumisigaw, "Lord Kenny, anong nangyayari?" Inipon ni Lord Kenny ang kanyang saloobin at lumuhad sa takot kaagad. Kamahalan, dapat mayroong isang hindi pagkakaunawaan, ang batang ito ay hindi nauugnay sa Taxil. Talaga. Ipaliwanag, malamig na sabi ng New World Emperor habang nagniningning ang kanyang mga mata habang madilim ang kanyang ekspresyon. Nang tinawag ni Ambrose si Lord Kenny na, "Ama, alam na ng Emperor na ang bata ay anak ni Monica. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga." Ang nagalit ng New World Emperor ay ang lahat ng nasa Royal City ay alam ang tungkol dito nang isiwalat ang lihim na relasyon sa pagitan ni Monica at ng mananakop. Binigyan ng Emperor si Lord Kenny ng mga utos na ipatupad si Monica at ang kanyang anak. Sumang-ayon si Lord Kenny, ngunit sumalungat siya sa utos at palihim na pinakawalan ang mag-ina. Ang hindi pagsunod sa direktang utos ng Emperor ay isang malaking pagkakasala. Paano siya hindi nagalit? Hindi pa rin namalayan ni Lord Kenny ang gulo na pinagdaraanan niya. Kamahalan, pinalaki ko ang batang ito mula nang siya ay ipinanganak. Mabait siya, maganda, at kaibig-ibig. Paano siya magkakaroon ng kaugnayan sa Taxil? Galit na galit ang New World Emperor dahil sobrang tindi ng kanyang titig na parabang nagpaputok sila ng apoy. "Lord Kenny, alam mo bang may kasalanan ka? Inutusan kita na patayin si Monica at ang kanyang anak. Ngunit ngayon, ang bata ay buhay pa, at ang babae ay hindi pa patay. Ipaliwanag mo ang iyong sarili." Lord Kenny ay nabigla at biglang napagtanto kung ano ang mali. Mahina ang kanyang mga binti, at hindi siya makapagsalita. "T." Ito ang kanyang pinakadakilang takot. Ang kanyang ulo ay pawis na pawis, at sa sandaling iyon, ang tanging magagawa niya ay lumuhad. "Kamahalan, nagkamali ako." Ang New World Emperor ay tumingin kay Lord Kenny at malamig na sinabi, "Mali ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang mali mong ginawa. Sabihin mo mismo, hindi ko dapat sinuwi ang kamahalan." Gayunpaman, ang kamahalan, Monica, at ang kanyang anak ay walang sala. Ang insidente tungkol sa pag-iibigan ni Monica kasama ang naneksak ay hindi sa kanyang sariling gawain. "Siya ay naka-frame," malambing na sagot ni Lord Kenny. Umiikot ang kanyang ulo, at hindi niya maikalma ang kanyang takot. Hindi naghihintay na matapos siya, gamambala ang New World Emperor, "Lord Kenny, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Si Monica ay hindi isang hanggal na babae. Sumali sila sa Grandmaster Heaven Cult pagkatapos mo siya palayain. Ano ang iyong paliwanag para dito? Sabihin mo sa akin ngayon, may kaugnayan ka rin ba sa Grandmaster Heaven Cult?" Panipi. Kamahalan, nagalit ang mukha ni Lord Kenny, at sinabi niya kaagad, "Hindi ako kaugnay sa Grandmaster Heaven Cult. Naglilingkod ako sa pamilya ng hari at sa bagong daigdig. Naging matapat ako. Paano ako magkakaroon ng relasyon sa Grandmaster Heaven Cult?" Nararamdaman ni Lord Kenny na siya ay binubuli. Siya ay naging matapat sa mga utos ng New World Emperor sa lahat ng mga taong ito at nagyera pa rin sa Hilaga at Timog para sa bagong daigdig. Malaki ang ambag niya sa bansang ito. Siya ay naging masunurin sa New World Emperor sa lahat ng oras na ito. Gayunpaman, nang inutusan siya ng New World Emperor na ipatupad si Monica at ang kanyang anak, talagang hindi niya ito nagawa. Kailangan niyang labag sa utos. Sumumpa siya na iyon ang unang pagkakataon na labag sa utos ng Emperor. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, huminga ng malalim ang New World Emperor at sinabi ng malalim habang tinitignan niya si Lord Kenny, "Hindi ako mapakali na marinig ang lahat ng iyong mga dahilan. Sa pagtatapos ng araw, sinuwi mo ang utos kong patayin ang ina at anak. Para sa daya sa Emperor, ikaw ay hahatulan ng kamatayan. Kuhanin mo si Lord Kenny at pugutan siya ng ulo bukas sa tanghali sa labas ng palasyo."
Bang! Namumutla ang mukha ni Lord Kenny. Hindi na niya ito matiis, siya ay nahulog, nakaupo na paralisado sa lupa. Ang buong pangunahing bulwagan ng palasyo ay nagulo. Kabanata 1173. Ang lahat ng mga ministro ay nagulat nang marinig nila ang New World Emperor na papatayin si Lord Kenny. Kilalang kilala na si Lord Kenny ay kanang kamay ng New World Emperor. Malaki ang ambag niya sa New World Royal Family. Gayunpaman, ngayon, siya ay nahatulan ng kamatayan dahil kay Monica at sa kanyang anak na lalaki. Lahat ay nababagabag sa balita. Gayunpaman, galit na galit ang New World Emperor sa sandaling iyon, walang nang ahas na kausapin siya. Ang pangunahing bulwagan ay nasa buong katahimikan, at napakatahimik na kahit na ang tunog ng isang karayom na nahuhulog ay naririnig. Nabigo si Lord Kenny habang nakataas ang kanyang ulo at tumingin sa New World Emperor. Kamahalan. Ako ay nagkasala ng pandaraya sa inyong kamahalan, kaya't tinatanggap ko ang iyong parusang kamatayan at hindi sinisisi ang sinuman. Gayunman, sana ay bigyan ako ng kahilingan ng iyong kamahalan. Determinado si Lord Kenny. Nang wala si Monica sa tabi niya, nawala na ang lahat ng kalooban na manatiling buhay. Hindi na naging mahalaga sa kanya ang kamatayan. Magsalita ka. Huminga siya ng malalim at marahang sinabi. Kamahalan, ikaw ay isang mabait na tao. Si Ambrose ay isang maliit na bata lamang, nais kong pakawalan siya ng iyong kamahalan. Pinagsabihan ng The New World Emperor, humihingi ka pa rin para sa buhay ng batang ito, kahit ngayon. Hindi nagsalita pa ang New World Emperor habang tinaas ang kanyang kamay. Alisin mo si Lord Kenny. Pugutan siya ng ulo bukas ng hapon. Sa kanyang tabi, ang ilang mga gwardiya ng hari ay nagpatuloy upang itali si Lord Kenny at hinayla siya palabas ng main hall. Kamahalan, kamahalan, walang sala ang bata, inosente siya. Sumigaw ng buong lakas si Lord Kenny habang hinihila siya palabas ng bulwagan, pare. Nang makita si Lord Kenny na nakatali at hinihila palayo, umiyak si Ambrose at nais na sundan siya ngunit pinahinto ng mga Royal Guard. Dahan-dahang nawala ang hiyawan ni Lord Kenny, at naging solemn na ang himpapawid sa pangunahing bulwagan. Wala sa mga ministro ang naglakas loob kahit huminga ng malalim. Galit pa rin ang New World Emperor. Tumingin siya sa paligid at malamig na nagtanong, "Mga ministro, ano ang gagawin natin sa batang ito?" Ang New World Emperor ay nagpasya na sa kanyang puso, ngunit hindi niya masabi ito. Ayaw niyang makilala bilang isang malupit na emperor. Siya ang emperor, maiisip siya ng lahat ng masama kung may makakaalam na hindi niya binitawan ang bata. Buntong hininga. Sa sandaling iyon, lahat ay nagkatinginan, at walang sino man ang naglakas loob na magsalita ng isang salita. Sa sandaling iyon, tumayo si Florian at sinabi habang sinubukan niyang ipahanga ang emperador, kamahalan. Dahil ang bata ay may kaugnayan sa taksil, kailangan nating linisin ang lahat ng mga koneksyon. Dapat lang nating ipatupad ang bata upang hindi anumang mga problema sa paglaon. Panipi. Napatingin si Florian kay Ambrose nang sabihin niya iyon. Ngumiti si Florian nang malaman niya na siya ay tiyuhin ni Ambrose. Gayunpaman, hindi siya magdadalawang isip na gawin ang anumang makakaya niya alang-alang sa pera at sa kanyang kinabukasan. Malinaw na nakita ni Florian na nais ng New World Emperor na patayin si Ambrose. Ito ay lamang na hindi niya masabi ito mismo dahil sa kanyang posisyon. Kung iyon ang kaso, sasabihin lang ito ni Florian para sa kanya. Ang mga salita ni Florian ay eksaktong nais marinig ng New World Emperor, mahusay. Dalhin ang bata upang maipatay kasama si Lord Kenny. Bukas, malamig niyang sabi, tumango. Ang New World Emperor pagkatapos ay nagdagdag habang siya ay may naisip ng isang bagay, panatilihin silang pinaghiwalay. Kapag naisip ng New World Emperor ang tungkol kay Lord Kenny na labag sa kanyang utos na iligtas si Monica at ang kanyang anak, nagalit siya. Sa kabila ng pagpatay sa kanya bukas, ayaw niyang hayaan siyang makilala ang kanyang anak. Oo, kamahalan. Tulad ng sinabi niya na ang dalawang mga gwardiya ng hari ay dinala si Ambrose.
Sa sandaling iyon, hindi mapigilan ni Yvette na sabihin sa New World Emperor na nag-aalala, "Pare, siya ay isang bata lamang. Paano ka? Manahimik ka. Nagpa siya na ako, at walang makakabago sa isip ko. Umalis ka na," sigaw ng Emperor bago siya matapos sa pagsasalita. Ang New World Emperor ay hindi man tumingin kay Yvette nang tumayo siya at umalis sa main hall. Galit na galit si Yvette na namula ang mukha. Labis siyang nag-aalala na tinatapakan niya ang mga paa. "Ano ang gagawin ko ngayon? Si Ambrose ay napakabata at labis na nagdusa. Siya ay papatayin bukas, may dapat akong gawin. Kudlit." Sa pag-alis ng Emperor, ang pag-igting sa pangunahing bulwagan ay sa wakas ay guminhawa. Buntong hininga, bumantong hininga ang lahat ng mga ministro at nagsimulang umalis. Kabanata 1174. Sa sandaling iyon, ngumiti si Sawyer at lumakad papunta kay Yvette. "Ang iyong mahal na prinsesa, isang kaibigan ko, ay nagbigay sa akin ng isang kagiliw-giliw na bagay kahapon. Sinabing maaari itong lumipad, ito ay tinatawag na isang glider. Nais mo bang tingnan ito sa aking lugar?" Kay Sawyer, kung si Lord Kenny ay nanirahan o namatay ay walang kinalaman sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay sa kanya ay ang pangalagaan ang kanyang relasyon sa prinsesa. Walang duda na papayagan siya ng Emperor na pakasalan si Yvette. Lumayo, sambat niya nang siya ay lumingon at umalis kaagad na hindi man lang pangalawang sulyap kay Sawyer. Naiwang natulala si Sawyer habang blankong nakatingin sa retreating figure ni Yvette. Hindi niya maipan ng matagal ang kanyang saloobin. Gabi na sa kulungan ng palasyo, dalawang royal guard ang nakatayo sa tabi ng madilim na pasukan ng piitan, nakatulog. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang payat na figure at gaanong damapo tulad ng isang nilalang ng gabi, nakasuot siya ng masikip, mahabang itim na damit at napakaganda. Ang misteryosong figure na ito ay si Yvette. Plano niyang pasukin ang bilangguan at tulungan si Ambrose na makatakas. Bago ito, personal na nakilala ni Yvette ang New World Emperor at humingi ng kapatawaran sa maraming beses. Gayunpaman, determinado ang Emperor na parusahan sa kamatayan si Ambrose. Walang ibang pagpipilian si Yvette kundi ang pumasok sa bilangguan. Hindi niya maintindihan kung bakit pinahahalagahan niya si Ambrose. Dahil ba sa anak siya ni Daryl? O sadyang kaibig-ibig ang bata? Hindi sigurado si Yvette sa sarili. Sinong nandyan? Sigaw ng dalawang royal guard habang agad silang nagising sa tunog ng ilang paggalaw. Natigilan sila nang makita nilang ito ang prinsesa. "Pagbati, ang iyong kataas-taasan," magalang silang binati. "Buksan mo ang pinto," malamig na sabi ni Yvette. Ang mga gwardya ay mukhang magkasalungatan. Sa pagkakataong iyon, sinabi ng isa sa kanila sa isang mapait na tono, "Ang iyong mahal na prinsesa, lahat ng tao na nakalock sa loob ay nasa linya ng kamatayan. Iniutos ng kanyang kamahalan na walang makapapasok ng walang pahintulot sa kanya." Bang! Nang hindi hinihintay na matapos siya, pinaihit ni Yvette ang pulso at naglabas ng isang mahabang tayback, hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang kamay. Inalis niya ang kanyang nagyayelong malamig na espada at inilapag ito sa kanyang leeg. "Your Highness, Princess," namumutla ang mukha ng gwardya habang nagpupumilit na magsalita ng maayos. Ang isa pa ay bumagsak sa lupa, nakaluhod. Alam ng lahat sa bagong daigdig ang tungkol kay Princess Yvette. Hindi lamang siya maganda at matalino, ngunit maaari rin siyang maging malupit. Ang sino mang nasaktan sa kanya ay magkakaroon ng problema na para bang may nakasakit kay Haring Yamla. "Buksan mo ang pinto ng kulungan." Malamig ang mukha ni Yvette sa sinabi ulit nito. Parehong ang mga gwardya ng hari ay hindi nagsayang ng anumang oras dahil binuksan nila ang pintuan ng mabilis. Wala silang pagpipilian dahil madarama nila na si Yvette ay lalabas upang pumatay. Ang kanilang ulo ay mapuputol sana sa susunod na segundo kung hindi nila buksan ang pinto. Nang mabuksan ang kandado na bakal, itinulak ni Yvette ang pinto at naglakad papasok sa bilangguan. Sa madilim at basang selda, ang maliit na katawan ni Ambrose ay nagtatago sa isang sulok, nanginginig. Takot siya sa dilim at sa nakalulungkot na katahimikan sa paligid niya. Inaasam niya ang mainit na yakap ng kanyang ina.
Ambrosel, mahinang tawag ni Yvette habang sumugod. Ang mga mata ni Ambrose ay nagningning sa tuwa habang naririnig ang boses nito. Nagulat siya. At natuwa habang sinabi niya, "Tia, ikaw ba iyon?" Tumungo si Ambrose papunta sa boses at tumakbo papunta kay Yvette. Labis siyang natuwa nang mahulog siya sa yakap ni Yvette. Kabanata 1175. Sa sumunod na segundo, bitbit ni Yvette si Ambrose sa kanyang mga braso. Kita ang maliit na katawan ni Ambrose, naawa siya ng sobra. Sumakit ang kanyang puso habang hinahawakan niya siya, "Ambrose, napakahusay mong bata. Narito si tita upang iligtas ka. Panipi." Sinuri ni Yvette ang mga selda ng bilangguan. Bago dumating, nagpa siya si Yvette na ililigtas din niya si Lord Kenny. Sa araw sa pangunahing bulwagan, inatasan ng New World Emperor sina Lord Kenny at Ambrose na magkulong na magkahiwalay. Si Ambrose lang ang nakikita niya. Napasinghap siya habang dinadala siya at mabilis na lumabas, "Princess." Nang makita iyon, ang dalawang mga gwardya ng hari sa labas ay labis na nag-aalala, ngunit hindi nila sila pananghahadlangan. Nanatiling tahimik si Yvette habang bitbit niya ang Ambrose sa kanyang mga braso at tumalon pasulong. Sa isang iglap lang ng mata, nawala sila sa kadiliman, "Ano ang gagawin natin ngayon?" Nagkatinginan ang dalawang royal guard habang pinagmamasdan ang pagtakas ni Yvette. Pareho silang kinilabutan. Pinarusahan ng emperor ang bata sa kamatayan, at ngayon ay nawawala siya. Hindi sila makatakas sa pagiging responsable nito. Iuulat namin ito sa kanyang kamahalan. Di nagtagal, pagkatapos ng ilang talakayan, tumakbo sila patungo sa kwarto ni Emperor. Sa sandaling iyon, ang Empress ay nasa silid tulugan na umiinom ng alak kasama ang New World Emperor. Upang maging matapat, si Lord Kenny ay hindi lamang isang kamag-anak ng pamilya ng hari, ngunit siya ay napakatapat sa Emperor. Gayunpaman, nagawa niya ang pagkakasala sa pandaraya sa Emperor at protektahan si Ambrose sa harap ng lahat. Kung hindi niya siya parusahan ng kamatayan, mawawalan siya ng karangalan bilang Emperor. Nakikita kung gaano kalungkot ang New World Emperor, sinubukan ng Empress na aliwin siya. "Kamahalan, tigilan mo ang pag-inom at tigilan mo na ang sama ng loob mo. Ito ang tadhana ni Lord Kenny. Hindi mo dapat sisihin ang sarili mo. Tama ka." Tumanggo ang New World Emperor at malapit nang matulog kasama ang Emperador. "Kamahalan." Isang takot na sumigaw mula sa labas ng kanilang kwarto. Ito ang dalawang royal guard mula sa bilangguan. "Ano ang problema? Bakit ka ba nagpapanik ng gabi?" Nagmamaktol ang Emperor, nagalit. "Kamahalan." Pawis na pawis ang royal guard at nauutol, "Jay, ngayon lang, dumating si Princess Yvette sa pikulungan, eh," at inilayo ang bata. Narinig na ang New World Emperor ay nagalit. Galit na tumayo siya at sumigaw, "Itatak ang buong royal city at ilagay ang wanted na mga larawan ni Princess Yvette at ng bata. Ibalik mo agad ito sa akin kapag nahanap na." Ang mga mata ng New World Emperor ay pula ng dugo, at ang Empress, na tumayo sa gilid, ay naging labis na nag-alala. "Anong nangyari?" Siya ay nagtaka. Ang Emperor ay na-stress. "Anong kaguluhan ang sanhi ni Yvette sa oras na ito?" Gayunpaman, pagkatapos ng isang buong gabi, ang mga gwardya ng hari ay hinanap ang buong royal city, ngunit sina Yvette at Ambrose ay wala kahit saan. Nagalit, ang New World Emperor ay nadagdagan ang lakas ng tao ng mga royal guards at pinalawak ang paghahanap. Samantala, ipinadala din si Sawyer upang hanapin ang prinsesa at ang bata. Kinabukasan, humihip ang hilagang hangin, at nagsimulang bumagsak ang malamig na ulan sa taglamig. Sa isang bakanteng lupa sa labas ng mga pintuan ng palasyo, isang platform ng pagpapatupad ang itinayo. Maraming mamamayan ang nagtipon sa paligid ng platform ng pagpapatupad, at ang ilan ay nasa kanilang mga daliri sa paa upang tingnan lamang. Ang balita tungkol sa parusang kamatayan ni Lord Kenny ay kumalat sa buong Royal City. Kaninang umaga, halos lahat ng mga mamamayan ng Royal City ay dumating upang panoorin kung ano ang nangyayari. Pagkatapos, bumukas ang pinto ng palasyo, at si Lord Kenny,
na nakasuot ng damit ng mga bilanggo at may mga kamay na nakatali sa mga tanikala na bakal, ay inilabas ng mga gwardiya ng hari. Si Lord Kenny ay mukhang kalmado at walang buhay sa sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay patay na, at nawala ang lahat ng kanyang pagmamataas. Nakakaawa talaga siya. Nang makita iyon, ang lahat ng mga mamamayan ay nagbulong-bulungan at nag-usap sa kanilang sarili. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.